Good morning to everybody who is here tonight. Bago po ako magpatuloy sa aking sinasabi tungkol sa Panginoong Jesucristo, nais ko munang balikan yung sinabi ni Mr. Eli noong nakaraang last merch 9. Kami po ba? Last merch 9 nung Lunes po yon, last merch 9 yon. Yung pong sinabi niya na si Jesucristo ay lumuklok sa kanan ng Diyos. Totoo po yun, scripted yun, wala namang problema dun eh. Pero dapat mo lamang malaman na yung sinasabing kanan doon, that is the power of the mighty God. Doon na po ang Panginoong Jesucristo, babasahin ko pa sa Hebreo 1.13, nasulat po ni Apostol Pablo, ang apostol sa mga hintil. Ito po ang nasasaad. Palibasa isang sinag ng kanyang kaluwalatian at tunay na larawan ng kanyang pagka-Diyos. Umalalay sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng salita ng kanyang kapangyarihan. Nang kanyang magawang paglilinis ng mga kasalanan ay lumuklok. Remember, ay lumuklok sa kanan ng karangalan sa kaitaasan. Yan ang sinasabing pagkaluklok, hindi sinabing lumuklok sa gitna o sa gilid or whatever. O kung saang area lumuklok ang Panginoon, lumuklok po siya sa pinaka-majesty on high. Dito po sa King James Version, sa English Translation. Mababasa po natin, in English version, ito po ang sinasabi, who being the brightness of His glory and the express image of His person, upholding all things by the word of His power, we had by Himself fired our sins such down on the right hand of the majesty on high. Who is the majesty? The Father which is in heaven. Yung pong gusto kong sa mga sandaling ito, na yung sinabi niyang kanan, ay lumalabas na dalawang nakaupo sa luklukan ng Panginoon, mali po yun. Isa lang po ang nakatayo at nakaupo doon at magahari magpakailanman. Tandaan po ninyo, sa Revelation, isa lang po ang nakaluklok. Hindi po pwedeng dalawang maghari sapagkat isa lang ang lumalang at isa na lang at isa lamang ang magahari. No? Mga kapatid, kaya sa mga sandaling ito, hindi ko nais ang iyong tawanan. Nobody is perfect here tonight. Ganun lang po. At sisimulan ko na po yung aking pagtutol sa paniniwala nila na sila naniniwala na si Jesucristo ay Ama at meron pang isang Ama dahil pinapatunayan nila sa Genesis 1:26, dalawa raw po ang Creator. Isang malaking kamalian sa Biblia sapagkat sa Biblia ay nagsasabi na isa lamang po ang lumalang. Hindi po pwede maging dalawang lumalang, isa lang ang lumalang sa Biblia. Kaya ito po, bakit po naging Jesus Christ ang pangalan ng anak? At bakit ko naman pinatutunayan na yung Jesus Christ ay pangalan ng ama, hindi lamang ng anak? Ito po ay isang talata. Kung bakit po siya naging Jesucristo, bakit siya tinawag ni Jesus? In Matthew, in the Gospel of St. Matthew in 1:23, ito po sinasabi. At siya ay mga anak ng isang bata, at ang pangalang itatawag mo sa kanya, Jesus, sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. So itatawag, hindi talaga sa kanya. Tinawag lamang siyang Jesus for redemption, sa pagkaligtas, for salvation of the world. He must be called Jesus. The word Jesus is not his name, but that is the name that he gave it to him. That who gave it to him. May nagbigay kasi sa kanya eh. At sino yung nagbigay? Patunarin ko sino yung nagbigay, mga kapatid. Dito po sa Ebanghelyo ni Juan, sa Kapitulo 17, versikulo 6. Ano po ang sinasabi? Ipinahayag ko ang iyong pangalan sa mga tao na ibinigay mo sa akin mula sa sanglibutan. Sila'y sa iyo at sila'y ibinigay mo sa akin at tinupad nila ang iyong mga salita. Isa pa pong talata. Dito pa sa huling versikulo ng Kapitulo 17 ng Ebanghelyo ni Juan. At ipinakilala ko sa kanila ang iyong pangalan at ipinakilala ko upang ang pag-ibig na nasa akin ay iniibig mo ay mapa sa kanila at ako'y sa kanila. So kung ano'y ibinigay sa kanya, ipinakilala niya lang naman eh. By His name, magpapalayas ng mga demonyo. By His name, maniniwala sa Kanya, sasampalataya sa Kanya. Sa pamamagitan ng Kanyang pangalan, nagbautismo ang mga apostol.
Yung sinasabi sa Matthew 28 verse 19, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Sinasabi niyang, baptize them in the name. Kung yung merong mga ano rito, yung mga edukadong tao, kung nakakaintindi nung sinasabi nung sa Matthew 28 verse 19, baptize them in the name. Yung pangalan, anong pangalan? Sa pangalan daw ng Ama, sa pangalan daw ng Anak, at sa pangalan ng Espiritu Santo. Patutunayan ko po na yung pong pangalan ng Ama ay Jesus. At ang pangalan din ay tinawag sa Anak ay Jesus. At ang pangalan din ng Espiritu Santo ay Jesus. Patutunayan ko po. Ito po ay sa mga talata. Magsisimula po ako sa Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo ay pangalan ay Jesus. Ito po, sa in the Gospel of St. John in verse 14. Ito po. Datapat ang mga aliw sa makatibagay ang Espiritu Santo ay susuguin ng Ama sa aking pangalan. Sinugo yung Espiritu Santo na nagbabtay sa upper room doon sa Jerusalem, eh sinugo yun sa pangalan niya eh. Diba? Nakukuha niyo ba yung talata? Ulitin ko po. Datapat ang mga aliw sa makatibagay ang Espiritu Santo na susuguin ng Ama sa aking pangalan, siya ang magtuturo sa inyo ng lahat ng mga bagay at magpapaalala sa lahat ng inyong aking mga sinabi. Yung pong pangalan yung sinugo sa pangalan ni Jesus. Kaya yung Espiritu na yun ang pangalan po ni Jesus. Isa pong malaking talata na nagpapatunay na yung pangalan Jesus ay pangalan po yun ng Espiritu Santo rin. Ito po po, sa Anak. Ulitin ko na lang po, sa Matthew 1:23. Shall we call His name Jesus? Diba, tinawag doon, ililigtas niya ang kanyang bayan. Pero kung gugunitain po ninyo sa Old Testament, ang tagapagligtas po doon yung Ama. Na hindi naman po pwedeng magligtas ang Ama kung hindi siya magkakatawang tao. Sapagkat ang Ama ay Espiritu at walang nakakita kailanman sa Diyos. Papaano siya maipapa kung eh hindi nga siya nakikita? Nakukuha niyo po ba ako? Yun. Ibig sabihin, no man had seen God in any time. In any place of the world, walang makakakita sa Panginoon. So ang ginawa niya po, nagplano po siya. Siya po ay nagkatawang tao. Ano pong versikulo? In 1 Timothy 3:16, and the Bible says, and without controversy, greatest is the mystery of the godliness. God was manifest in the flesh, since of an angel's priest unto the Gentiles, and received up unto the glory. Sinasabi po doon that God was manifest in the flesh. Yung sinasabi ko nga po sa sabi ni Cardinal Sin, ang sabi niya pa sa pagkasali ng unang Timoteo 3:16, at walang pagtatalo sa ating relihiyon, hiwagang kabanalan, ang Diyos ay nagkatawang tao. Walang problema, yun ang pagkaintindi niya. E tama naman kasi connected in the King James Version. Diba? Connected naman eh, walang problema. Kahit kasi pinamasyalo niyang pinababaw ni Cardinal Sin yung mabuting balita. Sinasabi sa King James Version, and without controversy, great is the mystery of the godliness, the God was manifest in the flesh. Eh, sino naman yung flesh na pinagmanifestahan niya? Sana man siya nanahan. Okay, ito pa isang talata. In the Colossians chapter 1, verse 19. Sapagkat minagaling ng Ama na ang buong kapuspusan ay manahan sa Kanya. Dito po sa English translation, sinasabi po, for it pleased the Father that Him should be all fullness dwell. Doon po sa Anak na nanahan ng lahat-lahat. Kung wala po yung pagkatahan na yung wala pong pagliligtas. Kasi sa pamamagitan po ng pagbubuhos ng dugo, lahat ng makasalanan ay magkakaroon ng kapatawaran kung sasampalataya ka sa Panginoong Jesus. At nalalaman nyo rin ba na sa pamamagitan ng kanyang pangalan, dyan lamang tayo maliligtas. Ire-recommended ka na anak ng Diyos kung sasampalataya ka sa pangalan niya. Saan talata? Unang Juan 1:12. I am sorry, Gospel of St. John, the chapter 1, verse 12. Siya po'y nakakasampung minuto na, ngunit 20 minutos po ang kada tindig. Datapot ang lahat lang sa kanya'y nagsitanggap, ay pinagkalooban niya sila ng karapatan na maging mga anak ng Diyos. Datapwat ang lahat ng sa kanya ay nagsitanggap. Sino yun? Yung sinugo, dapat tanggapin mo yun. Pagkakalooban kanya, He give you the right for become a son of God. Binigyan kanya ng karapatan na maging anak ng Diyos. Kung anak ka ng Diyos, may karapatan kang pumasok sa langit. You have a key to be entered to the kingdom of God because the son of God and you have eternal life.
Eh kanino mo makukuha yon? Sa Panginoong Jesus, by praise in His name. Tanggapin mo yung kanyang pangalan, sambahin mo yung kanyang pangalan. Malino pong sinasabi ng unang Juan 12 na tatapat ang lahat ng sa kanya nagsitanggap ay pinagkalooban niya sila ng karapatang mga maging anak ng Diyos na bakit bagay ay nagsisampalataya sa kanyang pangalan. Kasi sa pagbaba niya rito, talagang tinawag siyang Jesus. Ang sasambay mo sa kanya yung Jesus. Yung Jesus, doon bang magbumula ang lahat ng mga bagay. Ito po ay isang talata na magpapatunay na ang Panginoong Jesucristo ay yung pangalan ng Jesus Christ talagang hindi naman talaga doon sa anak, kundi doon sa ama. Ano po yon? In Isaiah chapter 9 verse 6. Sabi po doon sa English, "For unto us a son is born, and unto us a son is given, and the government shall be upon in his shoulder, and his name shall be called, a wonderful counselor, the mighty God, the everlasting Father, and the Prince of Peace. And his name shall be called the wonderful counselor, the mighty God, the everlasting Father, and the Prince of Peace. The name of the Son." Ang sinasabi ito, makapangyarihang ama, yung pangalan niya, hindi siya. Kasi yung anak, hindi talaga siya, kumbaga yung anak, hindi siya eternal. Paano nagiging eternal? Isang eternal, hindi nakikita. Tandaan niyo mga kapatid, ang eternal, hindi nakikita. At nakita yung anak. Kaya sasamba ka doon sa hindi nakikita. Ano? Eh yung pangalan, sabihin niyo, ilalong hindi nakita yung pangalan sa kanya. Yung kanyang yung pangalan ipinahayag. Yung pangalan ipinakilala. Para yun ang sambahin. Sa pagtawag doon, maliligtas ka. Alam niyo ba yung mga kapatid, pag tinawag mo yung pangalan ng Jesus, pag nagpabautis mo ka sa pangalan ng Jesus, maliligtas ka. Kasi yung utos sa Mateo 28:19, sinulot ng mga apostol. At sa gabing ito, gusto kong malaman ninyo, sa Biblia, sa New Testament, walang sino man dito na binautismuhan sa pangalan ng Ama na Anak ng Espiritu Santo. All the apostles of Jesus Christ and all the believers of Jesus Christ was baptized in the name of Jesus Christ. Tandaan niyo po yon. Kaya yung bautismo ni Mr. Ellis Soriano, I baptize you in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, in the name of Jesus Christ. Wrong. Bakit yung po niro wrong? Bakit? Bakit yung po niro wrong? Kasi sa kanya ganito. Pag nasusulat, dapat paniwalaan. Totoo eh, nasusulat eh. Eh sabi nga, sa Proverbs 4:7, wisdom is the principal thing. Therefore, get wisdom with getting understanding. Christ, ang Panginoong Jesucristo ay nag-utos sa kanyang mga alagad. Nabautismo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Napatunayan ko sa inyo na ang pangalan ng Ama ay Jesus, Anak Jesus, Espiritu Santo Jesus. Kaya yung mga apostol, kilala nila kung sino si Jesus. Kilala nila, kaya ang ginawa nila, binautismuhan ang lahat ng sasampalataya sa pangalan ni Jesus. Talata po. Mayroon po siyang 5 minutong nalalabi. Dito hindi ka naman kailangan matakot eh. Basta scripted ang sinasabi mo. Kasi ang sinasabi ni Mr. Elliot, bang binabasa niya, King James din naman. Kaya yung mga sinabi ko, pwede niyang baliin kung talagang maaari niyang baliin. Datapat, ni isang kumit walang mawawala rito sa Biblia. Dito pa sa Roma 1:17 o 1:7 pa mga kapatid. Ito po ang sinasabi dito. 1:7 po. Sa lahat ng iyon nga sa Roma, ng mga inibig ng Diyos, mga tinawag ng mga banal, sumayin niyo nawa ang biyaya at kapayapaan mula sa Diyos na ating Ama at Panginoong Jesucristo. Ama na, Panginoon pa. At ang pangalan niya, Jesucristo. Kaya gusto kong malaman ninyo na yung Kristo, hindi yung pangalan. Yung Kristo, Messiah yon. A Greek word, Messiah. Ang pangalan talaga doon, Jesus. Na dinuktungan ng Kristo for being of tagapagligtas. Jesus na tagapagligtas. Kaya doon sa Biblia ng King James sa Tagalog, sinasabi dito, ang bagong tipan at ang Panginoong Jesucristo na ating tagapagligtas. Sa Old Testament, sabi sa Isaiah 43:11, ako, sa makatigbagay ako at iban sa akin walang tagapagligtas. Pero ba't naging tagapagligtas sa Jesucristo? Kasi sa Old Testament, the shadows of Christ. Yun po yung anil ni Kristo na pinapahayag sa bagong tipan na kung mauunawa ang Old Testament, makikita mo na ang lahat ng katuparan sa luwang tipan ay naganap sa bagong tipan.
at yung pangalang ikinokover sa Old Testament na hayag sa bagong tipan. At yung pangalan yun ay pangalang Jesucristo. That is the eternal name. Nabasa natin sa Isaiah 9:6. Ito po isang talata. Juan 14:10. Pakisabi lang po kung tapos na po ako. Hindi ka ba nananampalataya na ako'y nasa Ama at ang Ama ay nasa akin? At ang salitang aking sinasabi ay hindi ko sinasalita sa aking sarili, kundi ang Amang nananahan sa akin. Kundi ang Amang nananahan sa akin. Ang nananahan sa Kanya yung power. Power at sa katalino ng Ama at ang lahat-lahat, pati yung pangalan ibininahan sa Kanya. Kaya sa pamamagitan ng pangalan Niya, doon mo lamang Siya masasamba. Kasi yung anak, di ba sinasabi, mas mahigit sa akin ang Ama. Paparoon ako sa Ama upang malalong maluwalhati ang Ama. Kasi hanggat nasa lupa ang Panginoong Jesucristo, walang glorification. Ang glorification nasa sa itaas. Doon mo maluluwalhati. So, pag natupad niya na lahat ng mga bagay, papanik siya at upo sa kataas-taasan ng Ama. Doon sa upo, doon sa sinasabi ni Mr. Eli, the fourth heaven, or the heavens of heaven of heaven. That is the throne of God. Diyan, nandaw doon ang Panginoon. Doon siya umupo, sa majesty on high, sa kataas-taasan, doon siya naupo, hindi siya nagsiksikan doon. Isa lang ang nakaupo ng tandaan ninyo. At kung yung mga dito, mga sasampalataya, mamumuhay ng kabanalan, pag kayo ay namatay, magkakaroon kayo ng buhay na walang hanggan, makikita ninyo ang Panginoon, isa lang ang nakaupo, hindi dalawa. Isa lang ang nakaupo, mga kapatid. Yung sinasabi ditong kanan, tama naman si Mr. Soriano sa kanan eh. Right. Ibig sabihin, dalawa. Eh, pero dapat niyang malaman yung sinasabing kanan dito, eh, kataas-taasan, kapangyarihan, the power. Ikaw, kanan, yung kanang kamay mo, yan ang lakas mo. Diyan na upo ang Panginoon sa kapangyarihan ng Ama. Tandaan niyo mga kapatid, huwag sana kayong padaya kung tatlo, dalawa ang Diyos. Tandaan niyo, isa lang ang Diyos. In the Deuteronomy 6:14, okay, sandali mga kapatid. Naniniwala kayo kay Mr. Soriano? Tama, wala naman akong problema dun eh. Eh dapat mas paniwala ninyo ang Biblia. Tama ba ako? Last 2 minutes. Tagabasa lang siya ng Biblia eh. Tagabasa lang siya. Okay, tama ho ba ako? He is only the reader of the Bible. Ang dapat yung paniwalaan, yung nasasaad. Sinasabi sa Deuteronomy 6:4, dinggin mo, O Israel, ang Panginoon nating Diyos ay iisang Panginoon. Sinasabi diyan, hindi mo pwede maging dalawa, lalo sa creation, isa lang. Sinasabi niya, sige, tapusin ko na lang po yung talata ko sa pamamagitan nito. Sa Genesis 1:26, let us make a man in our image. Let us make a man in our image. Yung pronoun na us, pertaining to two, sabi ni Mr. Soriano. Hindi lang sa two tumutuko yun, sa marami. Hindi lang sa dalawang persona tumutuko yun. At pakatandaan ninyo, ang Ama walang pagka-persona. Ang may persona yung anak. Always remember that the Father have no personality. Wala siyang pagka-persona. Dahil kasi siya espiritu. Kaya yung sinasabi tong us, hindi po pwedeng tumuko yung us sa hindi tao. Kasi yung us, pronoun yun eh. Diba? Pamalit sa pangalan. Eh, ano pa? Palitan mo doon? Eh, hindi naman nga tao yung Ama. Tama ho ba? Kung yung mga mahusay sa grammar dyan, no? Hindi, totoo lang. Yung pronoun, ipinapalit sa pangalan. Eh, ano nga ipapalit mo? Eh, hindi naman nga siya tao. Hindi nga siya persona. Hindi nga siya tao. Diba? Inuulit ko lang. Paulit-ulit lang ako. Kaya ang sinasabi dong us, eh, ito, isang talata, huling talata pa mga kapatid. Oh, sige, okay, okay, time is up po. Thank you. Dumating na po tayo sa 20 minutos. Ayan. At ngayon po ay ating Brother Eli Soriano. Ito na po si kapatid na Brother Eli Soriano. Magandang gabi po. Nako, napaka-sikip nyo. Masikip. Pasensya na kayo, mainit ito eh. Pero siguro bago mag-hukom, mapapa-aircon na natin ito.
Ano na ba tayo? Magtatanong na ba ako? Opo. Pwede na po tayo mag-start. Ilang minuto ba? Pwede na hong sumagot ilang yung kabilang panig. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ang una kong tanong, kapatid. Binago na po. Ang cross-examination po ngayon ay 10 minutes na lang. Ang una kong tanong sa iyo, kapatid, ganito. Sige po. Sabi mo, ang pangalan ng ama, Jesus. Opo. Ang pangalan ng anak, Jesus. Opo. Hindi po. Yung pong pangalan Jesus, tinawag sa anak. Oh. Yun. Ang pangalan ng Espiritu Santo, Jesus din. Opo. Yan ang po sabi ng Biblia eh. Ngayon, meron ka sinabi kanina, opo. Walang sino man na binautismuhan sa pangalan ng Ama, Anak, sa at New Espiritu Testament. Santo. Sa New Testament. Oh, di. Tinutinutin. Sa mga apostol. Di, teka muna. Pabayaan mo muna ako. Bigyan po natin siya ng konting panahon para makapagsalita. Ngayon po, pag sa inyo ng oras, sa inyo naman po. Apology para po, apology. Para hindi po may nagkakatago pa. Yes, okay. Apology, lang. Everybody. Sinabi mo kasi, sinabi mo kasi kanina, sa New Testament, walang binautismuhan sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Saan mo nabasa yun? Eh, totoo po, talaga mo na mabasa. Pero kung babasahin mo ang Biblia, lahat ng sumampalataya sa Panginoon at ang lahat ng pinangaralan ng mga apostol, binautismuhan sa pangalan ni Jesus. Pero walang sabihin. Pero walang binautismuhan sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu. Oo, lalo ho yung mga apostol, wala silang binautismuhan ganyan. Ang mga binautismuhan sa pangalan ni Jesus. In Jesus' name, Jesus Christ. Kung totoo na ang pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo ay Jesus, may binautismuhan ba sa pangalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo? Wala nga po eh. Sa ba, teka muna. Baka sige, baka meron kayo. Ulitin ko ang tanong ko. Sinatanong po. Diba sabi mo, ang pangalan ng Ama, Jesus. Oho. Ang pangalan ng Anak, Jesus. Oho. Ang pangalan ng Espiritu Santo, Jesus. Oho. Wala bang binautismuhan sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo? Oho. Wala. Wala nga po talaga. Meron bang binautismuhan sa pangalan ni Jesus? Eh, hindi ko po nabasa yun. Meron ba? Eh, hindi ko nga po meron ba? Kung may binautismuhan sa pangalan ni Jesus, okay. Wala bang binautismuhan sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo na ang sabi mo, ang pangalan nilang tatlo Jesus? Oho, oho. Totoo ho yun, totoo ho yun. Gusto ko liwanagin mo lang ang isip mo. Eto then, po. If you claim that the name of the Father is Jesus, and the name of the Son is Jesus, and the name of the Holy Spirit is Jesus, and the people that were baptized in the name of Jesus, therefore, conclusively, all of them were baptized in the name of the Father, of the Son, of the Holy Ghost. No. No, 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 no. Bakit ko nasabing mali? Ang inihingi sa Mateo 28:19, pangalan, okay lang kayo mga kapatid. Eh, yung pong Ama, yung Anak Espiritu Santo, yung Espiritu Santo, hindi nga pangalan yun eh. Actually, yung Ama doon, is yung tinatawag natin general noun. Kapatid, dama po itong saan sa Biblia? Okay, sige. Tanong sa ko sa'yo. Sige po eh. Saan sa Biblia mababasang yung Ama ay general noun? Eh, naku po, Mr. Soriano. Para naman po kayong hindi nag-aaral sa tanong ninyo eh. Aba, huwag mo naman ako kabakin, kapatid. Bakit, mga kapatid? Saan mo naman mababasang sa Biblia? Tika muna, kapatid. Sige, siya muna. Ang usapan natin, ano, ayon sa Biblia. Oho. Hindi oo, ayon. Ito. Eh muna, huwag kang magulo pagka dalawa tayo eh. Sabay? Walang tingang pwede magpasok ng dalawang nauunawaan. Ayun, tama po yun. Dapat po, ang lahat ng katanungan ni Brother Soriano, hindi niyo muna sasagutin. Huwag kang pamigla-migla. Maglilista muna po kayo. Easy ka lang, para easy pagdating lang sa oras ninyo, kayo naman ang aatake sa kanya. Cross-examination. Pwede na ba ako, Mr. Moderator? Pwede na ako magtanong? Pwede na ho. Pinaalala ko sa iyo ang ating tema, eh, ayon sa Biblia. Hindi ayon sa pinag-aralan mo. Oho. At hindi rin ayon sa pinag-aralan ko. Ano ito, huli? Mo na. Sabi mo, ang Ama ay general noun. General noun. Saan sa Biblia yon? Sasagutin ko po. O sige, sagutin mo. Ito huwag mo akong paratangang walang pinag-aralan, ano? Opo, hindi. Sabi ko, para naman sige po. Ibig sabihin, para naman meron yun. Ayon sa sabi, para naman po.
No, meron yun. Kaso parang nawawala yung pinag-aralan niya. Yan ang ibig ko sabihin. Kasi I think matalino si Mr. Soriano. Hindi nga, huwag na nga yun ang anuhin mo. Sagutin mo na yung tanong ko. Eto nga po, sasagutin ko. Sabi ko sa'yo, huwag mo lang akong paratangan na walang pinag-aralan. Ayun, pinaliwanag ko po. Dali, huwag mo ko sasabayan. Sinasabi ko sa lahat ng tao ko, hindi tapos ng high school. Oh, sabi ko sa'yo. Kaya huwag mo na akong hamakin doon. Hinama ko na nga yung sarili ko eh. Oh, sige, kahit sa TV. I've never doubt you. Pero, hindi ako nakipagkontratang makipag-usap sa'yo ngayon sa pinag-aralan mo. Oh, eh, ang pag-uusapan natin, Biblia. Sagutin ko na po yung tanong. Ano, sabi saan sa Biblia na yung ama ay general noun? Ganito nga po ang sagot ko. Sana man din sa Biblia yung grammar noon. Kasi kaya ko lang po nasabi yon base sa pag-aaral ng mga salita. Kung anong klaseng salita yung Ama, yung anak ng Espiritu Santo. Yung sinasabi doon ng Panginoon sa pangalan ng Ama. Kumbaga na pinauunawa sa mga apostol kung sino yung Ama. Hindi. At yung anak ng Espiritu Santo. Ang sagot ko po. Sa Biblia, eh, wala nga po. Wala po. Ah, wala sa Biblia. Wala pala naman sa Biblia. Okay. Kasi, pero ganito. Tama na yun kung wala sa Biblia. Ito po, ganito po, para maganda, para talagang napaka-linis ng pagtatalo ninyo. Lahat ng katanungan ni kapatid na Eli Soriano, wag mo muna sagutin. Bigyan mo ng ano, kasi kung ikaw makikipag-debate, lahat na pumapasok na tanong sa'yo, iniisip mo muna yan eh, bago ka sumagot. Para hindi mo na i-interrupt ang mga pagpapaliwanag ng ating kapatid. Tama po ba yun sa akin? Marahil ngayon, kung oras na po ninyo, pwede nyo na pong atakin lahat ng sagot niya. Isagot nyo na po na isagot. Kasi nasa isip nyo na yun. Nagtanong na siya eh. Tama po ba? Sundali na po. Okay po. Pwede na po tayo magsimula ulit. Ang susunod kong tanong kayo, sa'yo kapatid, ganito. Sabi mo kanina, masyadong yung translation ng Magandang Balita Biblia, masyadong pinababaw ni Cardinal Sin. Oho. Si Cardinal Sin bang nag-translate ng Magandang Balita? Eh, yun po yung balita ko. At yung po yung nabasa ko doon sa Biblia, ang mabuting balita. Teka muna. Si Cardinal Sin ba nag-translate ng Magandang Balita Biblia? Ha? Opo, opo, opo. Sabi niya, yung daw ang balita niya. Hindi, magdadala po ako dito. Ah, hindi. Huwag ka na magdala. Meron akong dala ngayon. Biyak mo. Mamaya pagtayo ko, makikita mo kung sino nag-translate ng Magandang Balita Biblia. Ah, sige ho. Eto, meron ka sinabi kanina na Fourth Heavens. Hindi, narinig ko lang po sa inyo. Ha? Narinig ko lang po. Ano? Ewan ko lang po kung sumabi. Hindi, yung mic. Langit ng mga langit. So, ginawa ko na po yung ganon. Pang-apat na langit yun eh. Fourth langit heaven. Ng mga langit ng mga langit. Meron, saan mo nabasa sa Biblia yung fourth heaven? Eh, wala po. Wala. Okay. Oho, last two minutes. Oh, sige, mamaya. pagkaaminin mo naman ganon, wala na tayong usapan doon, siyempre. Yun eh, galing lang sa'yo. Meron ka pa sinabi kanina, na dami yan. Doon sa Mateo 28:19 na ang nakasulat, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, eh, yung mga edukado ang kamo, no? Sabi mo kanina, I am quoting you, yung kung mga dito merong mga edukado, dapat maintindihan nila yung salitang in the name of the Father, of the Son and of the Holy Spirit. Just what do you mean by that declaration? Ano ibig mong sabihin doon? Na kung may edukado, maintindihan nila. Anong maiintindihan doon? Kailan po pa sasagutin mamaya po? Mamaya po siya sasagutin o ngayon ako? Ay, hindi. Ngayon kita tinatanong eh. You are kasi under cross. Kasi naguluhan po ako sa sinabing hindi ito. Hindi pwede. Pag nasa husgado ka, when you are under cross. Oo, sige, sasagutin ko po. Oo, sige, sagutin mo. Kasi naguluhan po ako sa sinabing ito. Sabi, lista ko rin muna lahat ng katanong. Mamaya rin po ako sumagot. Kaya ito, tumatahimik na po ako ngayon. Hindi, ano ang sagot mo sa akin? Ito po ang sagot ko po, ganito. Pakiulit niyo po yung tanong niyo muna. Kanina sinabi mo na kung dito may mga edukado, ay dapat maintindihan nila yung Matthew 28:19, which states that baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Tapos, time. Time. Wala tayong magagawa. Time na. Ayan. Tapos na po tayo sa cross-examination. 10 minuto. Eh, bibigyan naman po natin ang pagkakataon na
20 minutes si Brother Soriano para makapagpaliwanag ng kanyang paninindigan sa gabing ito. Ayan po, shall we start now? Okay. Magandang gabi po. Meron po tayong a total of 877 visitors. Magandang gabi po sa inyo. Alam niyo po, ako, siguro, ngayon, mayroon akong mapapatunayan sa inyo kuminsan kung bakit ako, meron pa anak. Meron ako, kuminsan bakit ako nagagalit sa mga pastor. Kasi po, tandaan nyo, sa relihiyon ang pinag-uusapan, kaluluwa. At pagkakaluluwa pinag-uusapan, malayo ho yan sa pera. Ang pera, kinikita. Ang asawa, nahahanap. Pwede nga palitan eh. Pwede rin dagdaga kung gusto mo. Pero yung kaluluwa mong kaisa-isa, wala na pong remedyo pag yun ay naligaw. Sabi ni Jesus Christ, Matthew chapter 15 verse 14, pabayaan ninyo sila, sila'y mga bulag na taga-akay, at kung bulag ang umaakay sa bulag, ay kapwa sila mahuhulog sa hukay. Kaya, isang nakakalungkot na pangyayari ang tayo'y mataniman ng isang mali o ligaw na pananampalataya. Kasi nandun sa ikalawang Pedro 2:1, hindi ko na po bubuksan ang Biblia dahil matagal pa eh. Nakasulat sa ikalawang Pedro 2:1, sapagkat may nagsilitaw din naman sa bayan na mga bulaang propeta, na gaya naman sa inyo'y magkakaroon ng mga bulaang guro na magpapasok sa lihim ng makapapahamak na mga hidwang pananampalataya. Ayan. Kaya sa Biblia po, binibigyan na tayo ng warning ng Biblia na may magpapasok sa lihim ng makakapahamak na hidwang pananampalataya. At ako naniniwala, yung sinasabi ng ating kapatid dito ay hidwang pananampalataya yon. Hidwa yon. Bakit? Una, nang tanungin ko siya, dun sa sinabi niyang yun daw, Father, is a general noun. Ano? Which, he, siguro, I suspect he wants to tell us that it is a common noun. Ano? Kasi, ang termino ng grammar diyan, common noun eh. Ano? Hindi general noun. Eh, siguro, yun ang gusto niyang sabihin, common noun. Eh, nung sabihin niya yon, hinihingi ko sa kanya sa Biblia, saan sa Biblia mo mababasa, that the word father is a general noun. Marami siya sinabi, pero ultimately, sinabi niya, wala raw sa Biblia yon. Ako po may mababasa sa Biblia kung anong klaseng noun o name yung father. Pakinggan nyo sa aklat ni Isaiah, 63 at 16. Ikaw, sapagkat ikaw ay aming ama, bagaman hindi kami kinilala ni Abraham at hindi kami kilala ng Israel, ikaw o Panginoon ay aming ama, in capital letters, aming manunubos na mula sa walang pasimula ay siya mong pangalan. Ano po yung ama? From everlasting is thy name. Is that a general name? Is it a common noun? No. That is a noun when he was not yet invented by his father. Right. Ang sabi sa Biblia, ikaw ay aming ama na mula ng walang pasimula, siya mong pangalan. Eh, wala pa palang mundo eh. Paano mong tatawagin general noun niya? Actually, yung ama doon is yung tinatawag natin general noun.
Actually, yung ama doon, is yung tinatawag natin general noun. Wala pa palang mundo eh. Paano mong tatawagin general noun yan? Wala pang mundo. Yan na ang pangalan ng Almighty Father. Ayan. O, sige, tutulan mo ito. Ako kung magsalita, may talata. Iyon ang kaibahan ko sa ibang pastor. Pag ako nagsalita, may talata. I want to read it in the English rendition of the scriptures in Isaiah chapter 63 verse 16. Ganito po ang ating mababasa. Ferdinand Tagalog here. Ito po. Doubtless, thou art our father. In capital letter. Though Abraham be ignorant of us, and Israel acknowledge us not, thou, O Lord, art our Father, our Redeemer, thy name from everlasting. Ayan. Doon sa isang salin, from everlasting is thy name. O, ano nga ang tawag doon sa makapangyarihan sa lahat? From everlasting, yung Ama ang pangalan mo. That's an everlasting name. It's a name that is from everlasting to everlasting. Yung Ama. Anong katunayan? Pakinggan nyo sa isang talata ng kasulatan. Ang sabi ng ating Panginoong Jesus, manalangin nga kayo ng ganito. How? Paano panalangin ng Kristiyano? Pray unto this manner. Ano sabi? Jehovah? No. Magsidalangin kayo ng ganito. Ama namin na nasa langit ka, sambahin ang pangalan mo. Alin yung pangalan sasambahin? Yung Ama! Oh. Bawal nga itawag sa iba yan pagdating sa pananampalataya. Pakinggan nyo, 23 ni Mateo. Ganito ating mababasa. Huwag kayong patawag na rabi sapagkat iisa ang inyong guro at kayong lahat ay magkakapatid. At huwag ninyong tawaging inyong ama ang sino mang tao sa lupa sapagkat iisa ang inyong ama sa makatibagay ang nasa langit. Pagdating sa relihiyon, yung pangalang ama sagrado yon. Isa lang ang pinag-uukulan noon. It cannot be called a general noun or it cannot be called a common noun. Pagdating sa relihiyon, isa lang ang amang tatawagin at ang permisong pagtawagan niyan ay yung amang nasa langit. Huwag kayong patawag ng rabi, huwag kayong patawag ng guro. Iisa ang inyong guro. Huwag din naman kayong tatawag ng ama sa kanino mang tao sa lupa. Pagdating sa relihiyon, bawal ni Jesus yun. Sapagkat iisa ang inyong ama sa makatidbagay siya na nasa langit. Ayan ang dapat nyo maintindihan. Ngayon, kanina kaya ko siya tinanong, sabi niya, wala e kang sino mang binautismuan sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo sa New Testament. Nyo, sa Biblia, sa New Testament, walang sino man dito na binautismuan sa pangalan ng Ama, ng Anak ng Espiritu Santo. Nyo, sa Biblia, sa New Testament, walang sino man dito na binautismuan sa pangalan ng Ama na Anak ng Espiritu Santo. Wala e kang sino mang binautismuan sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo sa New Testament. Sabi ko, hindi siya marunong ng ano, no, ni equation. Oo. O kaya ng deduction, o kaya ng analysis. Hindi siya marunong noon. Swerte na lang ako, kahit hindi ako nakapag-aral, naiintindihan ko yung sinasabi ko. Bakit to? Eta nyo. Sabi niya, ang pangalan daw ng Ama, Jesus. Ang pangalan daw ng Anak, itinawag galing sa Ama, Jesus. Ang pangalan daw ng Espiritu Santo, Jesus. Wala raw binautismuhan sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo sa New Testament, kundi lahat daw ng sumampalataya, binautismuhan daw sa pangalan ni Jesus. Oh! Kung ang pangalan ng Ama ay Jesus, eh di may binautismo sa pangalan ng Ama, ano ka? Naiintindihan ko ba yun? Ngayon, kung ang pangalan ng Anak ay Jesus din, oh, di may binautismo sa pangalan ng Jesus, ng Anak,
Oh. At kung ang pangalan ng Espiritu Santo ay Jesus pa rin, ay lalo nang tumibay. Lahat sila binautismuhan sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Kasi iisa naman ang pangalan nun. Palagay ko wala sa sarili itong kausap natin ngayon. It just needs simple analysis of what he's telling us. Kaya palagay ko, mali yung deduction mo na yun. Walang binautismo sa pangalan ng Ama, ng Espiritu Santo. Eh, yun ang tatlo, yung isa pangalan ni Jesus eh. Eh, kung pag nabinotismo mo sa pangalan ni Jesus, nabotismo ang anak sa pangalan ng Ama, nabotismo ang kapa sa pangalan ng anak, nabotismo ang kapa sa pangalan ng Espiritu Santo, dahil iisa ang pangalan nila ayon sa'yo. O, diba? Ayon sa'yo yun. Pero hindi ayon sa Biblia yun. Ayon sa kanya yun eh. Ngayon, bago siya nag-umpisa kanina, nandun ako, di ako pumapasok ang init kasi ako hindi makahinga pag mainit masyado. Eh, ang sabi ho doon, babalikan niya raw yung sinabi ko. Noon nakaraan, sabi niya, na si Kristo lumukluk sa kanan ng Diyos. Mali daw yun. Para daw lumalabas, dalawa na kaluklok. Ha? Lalabas daw. At sasabihin niya pa, yun daw Ama, walang person. Narinig nyo kanina, sabi niya, eto o, oh, nakasulat to. Oh. Ang Ama, walang person. Always remember that the Father have no personality. Wala siyang pagka-persona. Always remember that the Father have no personality. Wala siyang pagka-persona. Sinabi niya o sinulat ko, ang Ama, walang person, walang persona raw ang Diyos. Ama, aba, sabi ko, malaking pagkakamali ito. Dahil ko mo, ibig niyang palabasin, Omo ang Ama, hindi nagkatawang tao, ha? Spirito raw yun, walang person. Ah, ganun ba pagkaalam mo sa person? Babasahin ko sa inyo. Tuturuan ko siya, ililigtas ko kayo. Bakit ko sinabing tuturuan ko kayo, siya, ililigtas ko kayo? Kasi sana sa susunod, wag niya na uling sasabihin yung anti-Biblia. Kalaban ng Biblia. At kaya ko naman ililigtas kayo, para sa susunod, huwag na kayong maniwala sa taong ito. Bakit? Pakinggan nyo ha. Sa 1:3, sabi niya, wala raw person ng Ama. I will read it in the English rendition of the scriptures. Sabi niya, walang person ha. Hebrew chapter 1 verse 3. Pakitandaan nyo ang talata. Hebrew chapter 1, verse 3. Ito po. Who, being the brightness of His glory. Pakibasa nga sa Tagalog para magkaroon sila ng ideya, kapatid na Willy. Palibhasay siyang sinag ng kanyang kalwalhatian. Umpisa mo sa uno, kapatid na Willy. Ang Diyos na nagsalita ng unang panahon sa ating mga magulang, sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta ay nagsalita sa atin sa mga huling araw na ito sa pamamagitan ng kanyang anak na palibhasay siyang sinag ng kanyang kalwalhatian at tunay na larawan ng kanyang pagka-Diyos. Nabasahin sa Ingles. God, who at sundry times spake in diverse manner and in diverse places unto the fathers by the prophets, hath in these last days spoken unto us by His Son, who, being the brightness of His glory and the express image of His person. Meron bang person? Sabi niya, wala raw. Oh. Meron being yun eh. Kaya may person yun. May being yung Father. May puso yun. Alam mo? May puso yun. Ang totoo, yung Ama, may puwit eh.
Oh. May pang-upo yun eh, kaya nga nauupo, ano? May paayon! May paayon, kala nyo? At yung paa niya ang haba. Pakinggan nyo kung gaano kahaba ang paa. Mateo, tatapuat, sinasabi ko sa inyo, huwag ninyong ipanumpa ang anuman, kahit ang langit, sapagkat siyang luklukan ng Diyos. Ano yung langit? Last Jesus five minutes. Ano? Tuloy. Kahit ang lupa, sapagkat siyang tungtungan ng kanyang mga paa. Nakita nyo? Limang nakaupo minuto na lang po para tagapagsalita. Five minutes na lang. Five minutes. Nakaupo sa langit, yung paa nakatungtong sa lupa. Haba ng paa niya, ano? O, kita mo? May persona wala? May ilong pa nga eh. Diba? Pakinggan nyo, 4:18 ng Pilipos. May ilong eh. Tatapuat, mayroon ako ng lahat ng bagay at sumasagana. Bakit? Ako'y busog. Palibhasa'y tumanggap kay Epafrodito ng mga bagay na galing sa inyo na isang samyo ng masarap na amoy, isang handog na kaaya-aya na lubhang nakalulugod sa Diyos. Kita mo, sumasamyo ang Diyos eh. Pwede ba namang sumamyo nang walang ilong yun? Diba? May ilong yun. Kaya para sabihin mo, walang perso ng Diyos. Ano ka? Ilo? Mali yan. That's not biblical. Pandaraya yan, panliligaw, panghas, kapanghasan. Nang magsasalita ka ng lalabag sa Biblia, meron siyang person. Yung Holy Spirit, may person din yon. Bakit? Nagdaramdam din yung Holy Spirit. Sabi sa 4 ng Efeso, At huwag inyong pighatiin ang Espiritu Santo ng Diyos. Kita nyo? Hindi Espiritu Santong siya rin ng Diyos. Hindi eh. Ulit. At huwag ninyong pighatiin ang Espiritu Santo ng Diyos. Did you get it? Did you get my point? That the Father is a separate person from the Holy Spirit. Amen? Ulit ang masa, ulit. At huwag ninyong pighatiin ang Espiritu Santo ng Diyos. Meron bang Espiritu Santo? Meron bang Diyos? Kanino yung Espiritu Santo? Yun ba yung Diyos? Good! Espiritu Santo ng Diyos. Magkakabukod ang person yan. Ang katunayan, Matthew chapter 3. Basa, ganito ating mababasa. At nang mabautismuhan si Jesus. Nang mabautismuhan si Jesus, asan si Jesus? Ito, binobautismuhan ni Juan sa ilog ng Jordan. Eh, ano nangyari? Pagdakay umahon sa tubig. At narito, nangabuksan sa kanya ang mga langit. Oh, at nakita niya ang Espiritu ng Diyos na bumababang tulad sa isang kalapati at lumalapag sa kanya. O, di magkaiba? Dalawang minuto na lang po. Si Jesus eh! Nakita niya nabuksan ang langit, bumababa Espiritu Santo, lumalapag sa kanya. Siya rin ba yun? Ano kalukuhan yun? Eto siya ho, dapat lumalapag yung Espiritu Santo. Ano nangyari? Tuloy! At narito, ang isang tinig na mula sa mga langit. Ano sabi ng na tinig? Na nagsasabi, ito ang sinisinta kong anak. Sino yon? Ama! The Father nasa langit. Ando sa langit. Eh yung anak nasa Jordan. Yung Espiritu Santo bumababa. Magkakaiba o hindi? Magkakaibang person o hindi? Magkakaiba. May ibang person ng ama. Ibang person ng anak. Iba ang person ng Espiritu Santo. Kaya para sabihin mo, siya-siya rin yun. Malaking kalokohan yun. 1 minute na lang po. Ha? 1 minute na lang. 1 minute na lang. Hindi pa ako nakakalahati iwi. Ngayon, meron siyang binasa.
Siguro dito siya naligaw eh. Sabi niya, pinagkababaw-babaw daw ni Cardinal Santos yung pagkakasali. Tingnan niyo, mapagsalita siya ng kapangasan. Hindi nagsali ng Biblia si Cardinal Sin. Siya lang ay pumirma sa Biblia. Magandang balita. Naglagay siya ng imprimatur sa Biblia. Pero hindi siya nagsali ng magandang balita Biblia. Ang magandang balita Biblia po, sa inyong kaalaman, ay isinalin ng magkakatuwang na mga scholar, katoliko at protestante. Yan ang nagsali ng magandang balita Biblia. Hindi si Cardinal Sin. Yung sinasabi ko nga po sa sali ni Cardinal Sin, ang sabi niya po sa pagkasali ng unang Timoteo 3:16, kahit kasi pinamasyalo niyang pinababaw ni Cardinal Sin yung mabuting balita. Yung sinasabi ko nga po sa sali ni Cardinal Sin, ang sabi niya po sa pagkasali ng unang Timoteo 3:16, kahit kasi pinamasyalo niyang pinababaw ni Cardinal Sin yung mabuting balita. Ang balita Biblia. Ang magandang balita Biblia po, sa inyong kaalaman, ay isinalin ng magkakatuwang na mga scholar, katoliko at protestante. Yan ang nagsali ng magandang balita Biblia. Hindi si Cardinal Sin. O ngayon, ang binabatayan niya yung 3:15. Eto po, gusto kong basahin ito para maintindihan nyo. Yun daw Diyos mismo nagkatawang tao eh, sabi nito. And without controversy, great is the mystery of godliness. God was manifest in the flesh, justified in the spirit, seen of angels, preached unto the Gentiles, believed on in the world, received up into glory. Tapos na po. Sige. Wala tayong magagawa. Ayan po, at napakinggan natin ang pagpapayag ni Brother Eli Soriano. At dumako naman po tayo sa 10 minutong cross-examination. Can I have a right to be stand? Okay. Bakit wala ito? Magandang gabi po ulit sa inyo. Ang una ko pong katanungan kay Mr. Soriano ay yung sinasabi niya, saan mo mamabasa na ang Diyos ay may puwit? Baka sakali sumama na ako. Baka lang nga, baka sakali. Baka may mabasa siya, kasama. Ganon. Baka sakali. Kung may mababasa, baka sakali. Hindi pa naman. Saan mo mababasa? Alin? Para maging tunay kang guro ng Biblia, patunayan mo ngayon yung sinasabi mo, ang Diyos may puwit. Sige, patunayan mo. Pasensya na po kayo. Ginagalang ko po siya. Huwag kang galit. Hindi ako galit. Ganyan talaga ako. Huwag kang galit. Dandahan ka lang, iho. Babalahin po. Oh, ganyan lang po ako. Okay. Nagagaya lang po ako sa inyo. Pasagutin na po natin. Sinabi ng Diyos, ganito. Yung puwit po, may puwit talaga siya. Napakinggan mo ako. Sige po. Huwag mo gugulihin. At sinabi ng Diyos, lalaki natin ang tao sa ating larawan ayon sa ating wangis. At nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan. Ayon sa larawan ng Diyos, nilalang niya. Nilalang niya sila na lalaki at babae. Oh, kung ikaw naniniwalang nilalang ka sa larawan ng Diyos, kung may puwit ka, tatanggapin mong may puwit ang Diyos. No. Nakatawa ka. Okay, stop na kayo kasi 10 minutes lang ako. Okay, kosing katahimikan naman po. Walang yan. Ganyan kasi ako nagtatanong, kung pwede kayo matuwa pagkatapos. Okay, magtatanong po ulit ang ating kapatid. Alam mo, Mr. Soriano, kung sinasabong meron siyang puwet, ang tanong ko sa'yo, saan mo basa yung word na puwet? Wala ka naman na isagot eh. Kayo naman tawa kayo ng tawa ang tatanga ninyo. Ano ba kayo? Kuriosip kayo. Ganito, Soriano. Ganito, kapatid. Ito ang sagot ko. Ikaw pala ang hinahanap mo yung letra. Ganun ka rin naman kasi. Huwag mo sabayan para magkaintindihan tayo. Okay, magbigayan po tayo. It's my turn. Ang hinahanap mo pala, letra. Ito alam mo, may mga salitang Tagalog, wala sa Bibliang ito. Kagaya nung salumpuwit. Ang nakalagay dito, luklukan. Ha? Pero sa Tagalog, salumpuwit.
Ay, ba't mo ako pababasahin ng puwit, eh, hindi ginagamit ng translator yon. Pero, kung may utak ka, maiintindihan mo. Okay. Okay, stop. 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 10 minutes lang eh, 10 minutes lang. Huwag sumobra naman kasi pag sumasobra, ang ingin ninyo, hindi ako makapasok. Sana pagbigyan nyo naman ako makapagsalita dahil 10 minutes lang yon. Okay. Ito po. Next question. Game po, bigyan po natin ng ano. Ito po sa Ebanghelyo ni Juan sa 1:18. Kung sinasabi mong nilikha ka sa larawan ng Diyos, eh ako nakikita. Ibig sabihin, we the same. The same tayo. Na kasi nilikha ako sa kapamamagitan mo at sa itsura mo. Dapat nakikita ka rin. Eh sinasabi ng 1:18, walang nakakita kailanman sa Diyos. Paano mo sasabihin na kapareho ko ang Diyos sa paglikha? In the creation, we the same. No. Because no man had seen God anytime. Ano ang tanong mo, kapatid? Hindi, ito yung tanong ko nga. Hindi, sinasabi mo. Nagpapaliwanag ka kasi eh. Okay. Dapat tanungin mo ko. Okay, ito yung tanong ko nga sa'yo. Hindi nila naman nasagot yung tanong ko eh. Meron kang chance magpaliwanag, mami. Bigyan natin yung katanungan mo. Hayaan natin si Brother Soriano magpaliwanag. Hindi niya nga nasagot yung tanong ko. Pinahiya ko lang yung sinasabi niya na tayo nilikha sa pamamagitan ng kanyang larawan. Kaya ko pinaliwanag yun. No, kasi hindi, wala ka lang karapatang magpaliwanag ngayon. O, pangalawang tanong, sige. Dapat magtanong ka. Ang sagot ko, wala kang pakialam doon. Sagot ko yun eh. Okay, binasa ko nga yung sagot ko eh. Gusto mo magtanong ka. Ayan, Brad, yan sa mababasa na ang tatlong yon ay may persona, yung ama may persona, yung word na persona ha. 5 minuto sa na lang sa mababasa na yung word, yung tatlong yon may tag-iisang persona. Sa mo rin mababasa yan, na may tag-iisang persona sa yan. Sa mababasa na? Oo, sa buong Biblia. Na? Na tatlo, sila ay may tag-iisang persona, magkakahiwalay pa yung word na yun, ha? Oh, yung magkakahiwalay, tatlo sila, yung word na magkakahiwalay. Na, eh. Babasahin ko uli. Word na magkakahiwalay. Kung hinahalap ko sa kumababasa, ito. Okay, basakutin muna po natin si Brother Soriano. Basahin natin. Ang tanong niya kung sa mababasa, babasahin natin. At nang mabautismuhan si Jesus, pagdakay, umahon sa tubig. Nasaan si Jesus? Hindi na kahit hindi ng tanong. Teka muna, sumasagot ako sa tanong mo eh. Sumasagot ako sa tanong mo, huwag ka naman bastos, iho. Oh. Ba't dapat pinapatapos mo muna ang kasagutan niya eh. Let tapos magtatanong ka uli. You are questioning me, I have to answer you. Tama po. For the sake of fairness and justice. O, eh, sabi mo, saan ko mababasa? Ang hinihingi mo sa akin, babasahin. Hindi, natural, babasahin ko. Kahit na nga haba-haba niyan, dapat basahin ko dahil yun ang hiling mo sa akin eh. Hindi mo naman sinabi, ikwento mo na lang sa amin. Sana ganun. Sabi mo, basahin. Eto, nung mabautismohan si Jesus, pagdaka umahon sa tubig. Asa na si Jesus? Nakaahon sa tubig. Tapos, ano nangyari? At narito, nangabuksan sa kanya ang mga langit at nakita niya ang Espiritu ng Diyos. Nakita niya. Kung siya rin yun, makikita niya? Nakatingala nga siya sa langit, nakita niya. Nung mabuksan yung langit, nakita niya ang Espiritu ng Diyos ha? Bumababa sa kanyang tulad ng kalapati. O tapos, ano nangyari? At narito, ang isang tinig na mula sa mga langit na nagsasabi, ito ang sinisinta kong anak. Ayun, yun yung ama sa langit. O di magkakahiwalay. Yung ama nasa langit, yung Espiritu Santo nagtatravel, si Jesus nasa ilog ng Jordan sa Pampang. Okay. Okay, Brad. Okay, pangalawang tanong. Pangatlong tanong pala. Okay. Are you satisfied to the answer of Mr. Soriano? Mali, eh. Okay, you may go to the answer. Mali. Question. Ako? Two minutes. Sige. Last okay, 2 minutes. Next question. Ang tanong ko kasi, sana naman maging malinawan kayo. Ang tanong ko, saan mababasa? Sandali. Sandali lang mo. Saan mo rin pumababasa na ang ama lamang ay yung pangalan ng Diyos. Ayun nga, may nabasa ka nga, di ba? Ang tanong ko ganito, paano mo napatunayan na yung ama lamang ang pangalan niya? Ano, paano ko? Yung ama lamang ang pangalan, eh ganyan marahin nga tayong matalatang mababasa. Paano mo napatunayan, ha? Na yung ama ay pangalan niyang walang hanggan. Paano po bang napatunayan na ni Brother Soriano kung kasi yung ama ay yun siyang pangalan? Oo, eh kung merong mga talata sa Biblia na magpapatunay na ang pangalan ng Jesucristo, eh yun ang pangalan ng ama. Ayun po. Paano na yan, di ba? Huwag mo masyadong ilapit yung ano, Brad, na ngungungu eh. Asan bigyan niyo? Ito po yung... Ito po yung tanong.
sinasabi ninyo na yung ama ay pangalang walang hanggan. Paano pag may nabasa ka sa Biblia na hindi lamang yung ama na yon ang pangalan niya kasi yung pang... gusto nga palang i-correct, papasalamat ako sa kanya, hindi nga pala general noun, that is a common noun. Salamat po, common pala yon, common yung father. Salamat, yung kanya na iniisip ko. Oh, sinasabi ko, hindi ako nakikipagpanalunan dito, sinasabi ko yung pangalan ni Jesucristo. Yon, yung tama si Mr. Soriano, the father is a common noun. Common noun po siya. So ang tanong ko nga po ganito, napapabasa mo nga na yung pangalang ama ay walang hanggan. Paano pag nabasa mo na ang pangalang Jesucristo, eh yun ang talagang pangalan ng makapangyarihan Diyos at Ama? Paano may ipapaliwanag ngayon sa amin yon? Eh hindi pala yung ama ang pangalan niya, kundi yon. Ang tanong mo pala, ang paniwala ko ang ama pangalan ng walang hanggang pangalan. Eh paano raw pag nabasa ko na ang pangalan ni Jesucristo ay ang pangalan ng makapangyarihan sa lahat? Eh, wala akong mababasang ganon. Meron. Yung Jesucristo, pangalan nyo ng anak, hindi nung ama. Meron. Confused ke. Meron po. Yung Jesucristo, pangalan nyo ng okay, anak, hindi pangalan nyo. Okay, 10 minutes, his time is now. Okay. Pwede na po tayong umupo at magpaliwanag naman ng side. 20 minutes po, bibigyan po namin kayo para makapagpaliwanag. Pero meron po kayong karapatan na tumayo uli kung nais po ninyo upang maiayag nyo ng maayos. Ano po sabi niya? Wala rin po kung mababasa na si Jesucristo ay yun ang pangalan ng Ama. Ito po, sunod-sunod na talata, mababasa ko na ang pangalan ng Jesucristo ay pangalan ng Ama. Sa unang Juan 5:20. And we know that the Son of God is come and hath given us an understanding that we may know Him, that He is true, and we are in Him that is true, even His Son, Jesus Christ. This is the true God. Sinasabi nito, ito ang tunay na Diyos, yung pangalang Jesucristo. Paano mo nga yung babaliin yung sinasabi kong yan? Ito pa, isang talata. Hindi mo kasi pwedeng baliin, kasi sa Biblia, ngayon kuwet, wala kang po pwedeng tanggalin. Pag nababasa mo, kinakailangan paniwalaan mo. Diba? Lahat tayo rito bumabasa ng Biblia. Malabo pa ba to? Oh, sige. Yung bagong Biblia. Pakiawot nga lang po ng King James sa Tagalog. Malabo? Bakit? Ano ka ba? Hindi ka nakakaintindi? Paliwanag sa'yo, papaliwanag ko sa'yo. Let's see. Ayan po naman, habang naghahanap siya ng kanyang baon, ay mukhang napakainit talaga, pinagpapawisan ng ating kapatid. Okay, ito na po. Ito na po yung talata. Para malinawang ka, kapatid. At nalalaman natin na naparito ang anak ng Diyos at tayo binigyan ng pagkakaunawa upang ating makilala siya na totoo at tayo sa kanya. Sa makatid bagay ang kanyang anak na si Jesucristo, ito ang tunay na Diyos. Sinasabi rito, ito ang tunay na Diyos. Yung word na Jesus Christ, sinundan ang tunay na Diyos. Paano mo mabaliin yun? Isa pang talata. Habang inaanap po niya ang kanyang baon, tayo po ay magkunting tahimik. Na kayo'y laging magpasalamat sa lahat ng mga bagay sa pangalan ng ating Panginoon, Jesucristo, sa Diyos na ating Ama. Si Jesucristo raw ay Diyos na ating Ama. Yung pangalan ng Jesucristo, siyang Diyos na ating Ama. Lahat kayo may Biblia. Kung sasabihin niyo sa akin, hindi, ewan ko na lang sa inyo. Eh naman, nababasa naman sa Diyos na ating Ama. Si Jesucristo ay Diyos na ating Ama. Sa Roma 1:7, yung binabanggit po ninyong mga sitas, kumare, eh, i-announce nyo rin po sa mga tao. Yung uling binasa mo pong sitas. Ephesians 5:20. Ayan po, napakinggan 5:20. Po natin. Tsaka ito po. In Romans chapter 1, verse 7. Epistle of St. Paul to Romanians.
Sa lahat ng nangasa Roma, mga inibig ng Diyos, tinawag na mga banal, sumainyunawa ang biyaya at kapayapaan mula sa Diyos na ating Ama at Panginoong Hesukristo. Mula sa Diyos na ating Ama at Panginoong Hesukristo. Oy, nako, mga kapatid. Yung at Panginoon, sino ba Panginoon sa lumantipan? E di ba yung Ama? Diba? Oh, papatunayan ko sa inyo. Okay, medyo bumibigay na po tayo. Konting katahimikan lang, mga kababayan. Para maipahayag niya po ang kanyang damdamin. Ito po, sa Propeta Isaiah 43:11. Isaiah 43:11. Ako sa makatibagay ako ang Panginoon. Sinasabi nung Ama doon sa Old. Ako sa makatibagay ako ang Panginoon. Hindi lang po pwede maging dalawa Panginoon eh. Kasi isa lang talaga yun eh. Di ba? Sa Biblia, isa lang ang Panginoon. Hindi po pwede maging dalawa. At liban sa akin, walang tagapagligtas. So, yung Panginoon dito si Jesus Christ. Ayun lang talaga intindihin yung talata. Ang titibay ng talata, minamalipan ninyo. Tito 2:13. Ginagamit ko ng taga-pamuno ninyo. Tapos sasabihin na naman ninyo, hindi na naman kayo maniniwala. Nasa sa inyo na po yun. Basta po ko pinapatunayan ko po na yung pangalang Hesukristo ay pangalan rin po ng Ama. At talagang sa Ama po yun, na ibinigay lamang sa anak. Nahintayin niya ang mapalad na pag-asa at ang pagpapakita ng kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos na tagapagligtas. Alam niyo naman at alam ko na alam ni Mr. Eli na ang tagapagligtas si Hesukristo. Diba? Dinedenay pa ba natin yan? Ulitin ko po. Kahintayin niya ang mapalad ang pag-asa at pagpapakita ng kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Hesukristo. Diyos na dakila pa at tagapagligtas pa. Saan po si mababasa yun? Anong, yun nga, Tito 2:13. Ayun, Tito 2 po. 2:13. Tuloy po natin. Hindi, 2:13 lang. 13 tapos na yun. Okay, maliwanag, niliwanag pa po. Ikalawang Pedro 1:1. Si Simon Pedro na alipin at apostol ni Hesukristo na nagsipagkamit ng kasama namin ng mahalagang pananampalataya sa katwiran ng ating Diyos at tagapagligtas na si Hesukristo. Diyos siya at tagapagligtas. Tapos ayaw niyong maniwala, wala po akong magagawa. Basta yung sinasabi ko, King James ang binabasa ko, ayaw niyong maniwala. Wala po akong magagawa. Diyos at tagapagligtas na si Hesukristo. You can never, at hindi mo pwedeng baliin yan, kasi isa man dito walang mawawala. Kung hindi nyo nga paniniwalaan ngayon, wala po akong magagawa. Mali, tama naman yung binabasa. Colossians 1:12. Na nagpapasalamat sa Ama, na naging dapat sa atin upang makabahagi sa mana ng banal, na siyang nagligtas, sinyon, sa atin sa kapangyarihan ng kadiliman at naglipat sa atin sa kaharian ng anak ng kanyang pag-ibig, na siyang kinaroroonan ng ating katubusan. Siya pa rin yun. Siyang tinutukoy sa talatang to, na siyang kinaroroonan ng ating katubusan, na siyang kapatawaran sa ating mga kasalanan, na siya ang larawan ng Diyos na di nakikita, ang pangalay sa lahat ng mga nilalang. Nagpapatunay, at sa 16 po, sapagkat sa kanya nilalang ang lahat ng mga bagay na sa sangkalupaan at sa sangkalingitan at sa mga pagsakupan. Hindi ko na po itutuloy masyado pong mahaba. At dito po sa 19, nabasa po natin po kanina, sapagkat minagaling ng Ama ang buong kapuspusan ay tumahan sa anak. Makikita po ninyo dito yung pangalang Hesukristo, hindi lamang po sa anak. At Mr. Soriano, sinabi mo kanina pangalan ng anak yon, eh ano klaseng Bible meron tayo dito? Kung babaliin mo lahat ng binasa kong talata. Sinasabi mo, ayun ay pangalan ng anak. Eh, nababasa ko naman. At minsan sa TV may nagtanong sa'yo, Iglesia ni Cristo, saan pong mababasa na si Hesukristo ay Ama at makapangyarihan Diyos? Binasa mo. Nakuha ko pa nga sa yung dalawang talata. Ngayon, idinidinay mo na si Hesukristo ay pangalan lamang ng anak. Mali. Maling mali. Oh. Anong klase kayong mga listener? Dapat pag listener nakikinig ng tama o mali. Oh.
Hindi, Brad. Huwag mo silang tinatanong. Magbigay ka ng payag mo, sila ang huhusga. Maliwanag po. Talata po ang binibigay ko. Bali sa pagpapayag ninyo, ang talagang ang tema natin, ang tema nyo pa rin hanggang ngayon, ang Kristo at ang Espiritu at ang Diyos ay Jesus. Yan po talaga ang inyong pinaninindigan. Oh, yun talaga. Kasi yun lang talaga eh. Hindi ko naman kasi nais na balihin itong iglesia niya. Ang gusto ko lang malaman, kasi hindi naman ito mababali eh, kasi talagang malakas ang pagkapaniwala nyo sa kanya, gusto ko lang pong malaman, hindi naman po mali eh. Scripted eh, paano mo mamaliin? Nasusulat. Dinadaan-daan ko na nga yung salita ko. Ituloy-tuloyin nyo lang po ng ano, para diba? Po. Opo. Tinadaan-daan ko na nga yung salita ko, hindi ko naman na ini-Inglis. Apokalipsis 1:18. At ang nabubuhay, at ako'y namatay. Siya yun, di ba? At ako'y namatay. At narito, ako'y nabubuhay magpakailanman. At nasa akin ang susi ng kamatayan at ng Hades. Shit, nasa liba. Napay talaga. I'm sorry. 1:8 po pala. 1:8. Ako ang Alpha at ang Omega. Sabi ng Panginoon uli at Diyos. Gusto ko lang mapatunayan sa inyo sa gabing ito, si Jesu Kristo'y tinawag na Panginoon sa lupa, sa bagong tipan. Siya po ang ating Panginoon sa bagong tipan. At nakakuko pa rin kay Mr. Soriano sa dito sa King James, sa Tagalog, nakalagay dito bago buksan yung Mateo. Ayan, ang bagong tipan, ang Panginoong, ating Panginoon at tagapagliw sa Jesu Kristo. Ayan, nakuha ko sa kanya yan, na sa kanya Panginoon si Jesu Kristo. Dito, nababasa ko rin naman, hindi na siya Panginoon eh, Diyos pa nga eh. Tapos dinidinay nyo, di ba? Oh, okay lang sa akin. Hindi kayo talaga maniniwala kasi sa kanya nga kayo eh. Hindi naman kasi po pwedeng napakarami ninyo, isa lang magpapahiya sa inyo, di ba? Hindi naman po pwede. Pero gusto ko lang, hindi mo mabuksan ang mga isip ninyo, gusto ko lang malaman na si Jesu Kristo ay yung mga talata nagpapatunay na siya yung Panginoon at Diyos at tagapagligtas. Yun lang ang pakay ko. Sa Pilipos 2:9 po. Ito po ang sinasabi ng banal na kasulatan. Kaya siya naman ay pinakadakilang Diyos at siya ay binigyan ng pangalan lalong sa lahat ng pangalan. Upang sa pangalan ni Jesus ay iluhod ang lahat ng tuhod na nanga sa langit. Sabi ni Mr. Soriano, may tuhod daw yung ama, may mata raw, may ilong daw, quick daw. O lahat, ha? Sinabi niya. Sandali. So, sinasabi niya, meron siyang puwet. Eh, meron din tuhod yun. May panga eh. Ba't mawala ng tuhod yun? Diba, sabi niya? Konting katahimikan lang po. Ha, ganito pala sa inyo. Paalam pala, walang tuhod. Niloloko niya sarili niya, hindi ako niloloko niya. Ito po, tutuloy ko lang po. Upang sa pangalan ni Jesus ay iluhod ang lahat ng tuhod na nanga sa langit at nanga sa ibabaw ng lupa at nanga sa ilalim ng lupa. At upang ipahayag ng lahat ng mga dila na si Jesus Kristo ay Panginoon sa kiluluwalhati ng Diyos Ama. So, pag niluwalhati mo yung pangalan ng Yesu Kristo, sino niluwalhati mo? Yung Ama. Kasi yung pangalan ng Yesus, hindi talaga sa Kanya, dun sa Ama. So, sinasabi dito, basta sa gabing ito, sino man po ang nakikinig, at sino man po talaga yung tunay na nakikinig, binasa ko po sa inyo na ang Panginoong Yesu Kristo ay ang pangalan ng Ama. Nabasa ko po sa inyo na pinagigitan ni Mr. Eli na pangalan daw po ng anak. Eh, huwag na lang po tayo gumamit ng Biblia. Kasi hindi po pwedeng maliin ang Biblia. Ang daing talata kong binasa, tapos binamali ninyo. Mali yung ganon.
Sige po, ipagpatuloy po ninyo. Meron pa po kayong 5 minuto na magsalita. Ito po sa Epeso 1.17 po. So alam ko, hindi nyo po tatanggapin to. Okay lang po sa akin. Upang ipagkaloob sa inyo ng Diyos na ating among Panginoong Hesukristo, ang Ama ng Kaluwalhatian, ang Espiritu ng Karunungan, at ang pahayag ng pagkilala sa Kanya. Yun po. Sinasabi rin po, di ba? Yung mga may Biblia, buksan nyo po sa Epeso 1.17. I think, hindi nyo bubuksan, okay lang. Dito po sa 1 Corinthians chapter 1, verse 24. Ngunit sa kanilang mga tinawag na maging mga Hudyo at ang mga Griego, si Kristo ang kapangyarihan ng Diyos. Si Kristo ang kapangyarihan ng Diyos at ang karunungan ng Diyos. Sabi nga ng mga ibang nangihilo, sinasabi nila na anong klaseng Diyos meron ka na kay Kristo pala lahat, ang karunungan at ang kapangyarihan. Hindi naman po kasi ganun yun eh. Talagang ang Diyos ang makapangyarihan. Yun lang naman, ibinigay lang naman kay Kristo. Yun po ang gusto kong patunayan sa inyo. May nagsasalita po, gumagayin po kayo, di ba? Ganun, dapat tayaan nyo po yung pagpapaliwanag. Huwag po ninyong kontrahin kasi tama po yung binabasa, hindi po dinadagdagan. Hindi. Basta ako sa gabing ito, papatunayan ko lang po at napapatunayan ko na. Bilisan po ninyo, 2 minuto na lang. Inaano ninyo, binabalik ninyo yung sinasabi ko, okay lang. Basta yung mga nakakadinig, mga nagbukas ng Biblia, lahat lang binabasa ko, patukoy, sa pagka-Diyos, for the divinity of Jesus Christ. All the verses that I can read it already is pertaining for the power of Jesus Christ. Doon po, nababasa po at napatunayan po ng mga talaga nakikinig sa inyo, yun naman po hindi nakikinig, talagang hindi niya mauunawaan. Kasi kinukontra po ninyo yung sinasabi na scripted naman at hindi po nagmumula sa aking isipan. So, sa mga sinabi sa akin ni Brad Eli na tatlong persona raw yung tatlong yon, may tatlong pagka-persona, magkahiwa-hiwalay pang araw po yung wala tayong mababasa ng tatlong persona yon. At saka dito po sa Hebreo 1.3, yung sinasabi niya may person ng Diyos, nabasa ko nga, Juan 1.18, wala nga nakakita eh. Diba? Walang nakakita. Paano magkakaroon ng persona, wala naman nakakita? Yes. Hindi ho paliniwala. Hindi ho paniniwala. Base lang po sa Biblia. Pinagbabatay, hindi po natin. Kung siya may persona, kasi ibig sabihin ng persona, Kastila yata itong word na to. Basahin ko raw po. Palibasa isang sinag ng kanyang kaluwalhatian at tunay na larawan ng kanyang pagka-Diyos. Tunay na larawan, ang sinasabing tunay dito yung anak na pinangalan ng Jesus, yun ang tunay na larawan ng kanyang pagka-Diyos. Kasi doon po, yun po ay nagpagaling, lahat na ginawa na lahat ng kapangyarihan nagmumula sa Ama. Sabi nga nila, sabi ng mga Hudyo, paano baga magagawa ito? Na isang tao lamang. Diba? Tapos na po. Tapos na. Salamat. Thank you. Okay, dumako po tayo sa 10 minutong cross-examine ng ating kapatid na si Brother Eli Soriano. Pwede na po. Umpisaan na po natin. Kapatid, sabi mo kanina, ay ang pangalang Jesus, hindi talagang kanya. Sabi mo. Oho, kasi yung pangalang Jesus, ibinigay for the plant of redemption. Sa Matthew 1.23, binigyan sa at ipinangalan ng Jesus sa pagkaligtas. Kasi pag wala yung pangalan ng Jesus na yon, wala pong magiging katuparan yung hinula ni Propeta Isaias na may pangalan. Therefore, para sa'yo, yung pangalan ng Jesus, ibinigay sa kanya. Ipinangalan. Ibinigay o ipinangalan? Ipinangalan po. Ano ba nakasulat? Ibinigay o ipinangalan?
Itinawag po, di ibig sabihin, ipinangalan, itinawag eh. Kanyang pangalan o hindi? Po? Pangalan niya o hindi? Sa po, sa bata? Hindi. Hindi, yung hindi. Jesus, makalig po kayo sa question niya. Sapagkat ang nakasulat sa Matthew 1:23, at iyong tatawagin ang kanyang pangalan, Jesus, sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Oho. Yan ang letrang nakasulat dito. Oho. At ang sabi, 1:23, 1:21, at siya'y mga anak ng isang lalaki, at ang pangalang itatawag mo sa kanya ay Jesus, sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Oho. Sa makatwid, tatawagin siya sa pangalang Jesus. Oho. Pagka ba tinatawag siya sa pangalang Jesus, pangalan niya yon o hindi niya pangalan? Pangalang itinawag sa kanya. Oo nga, pangalan niya o hindi? Yun nga po ang sinasabi ko, pangalan na itinawag sa kanya. Pagka ba pangalang itinawag sa kanya, kanya o hindi? Kanya. Kanya. Okay. Kailan naging kanya? Kasagutin ko po ng maayos. Teka muna. Ah, sige, sige. Sinagot mo na eh. Mm-hmm. Pagka ba pangalang itinawag, kanya o hindi? Oho. Sige. Anong sagot mo? Diba sinagot ko na kanya nga. Kasi kaya pinatawag sa kanya. Makatwid kanya. Ganito rin. May babasahin akong talata rito na pangyayari sa Biblia. Ganito ha. At dinala ng Panginoon dito sa Genesis, ito. Pakibasa. At nilalang ng Panginoong Diyos sa lupa ang lahat ng hayop sa parang at ang lahat ng ibon sa himpapawid at pinagdadala sa lalaki upang maalaman kung anong itatawag niya sa mga iyon. At ang bawat itinawag ng lalaki sa bawat kinapal na may buhay ay yaon ang naging pangalan niyaon. Ayan. Ang lahat ng itinawag ni Adan doon sa mga kinapal na may buhay na dinala sa kanya ng Ama ay yun ang naging pangalan niyaon. Sa makatwid, tinatanggap mo ba na yung itinatawag na pangalan, yun ang pangalan nung tinatawag? Oho. Ayan. Makatwid, yung Jesus, kung itinatawag doon sa kanyang person, yun ang kanyang pangalan. Doon, yun ang tinawag sa pangalan. Oo, so, yun pangalan niya yun. Yes, oo nga. Pangalan pero, niya yun. Oo. Sabi mo kanina, yung pangalang Jesus, hindi talagang kanya, kundi sa Ama. Saan mo nabasa yun? Eh, yun nga, oh, sa 9-6 ng Isaiah. Ano? Sa 9-6 ng Isaiah, makikita mo naman doon, na diba? Yung pangalang Jesus ay hindi talagang kanya, kundi sa Ama. Hindi, kasi yung pangalan itatawag sa bata, ito yung tinawag sa kanya. Ang tanong, meron bang pangalang Jesus sa 9-6 ng Isaiah? Hindi ho. Wala po. Ah, wala pa. Eh, bakit sabi ko sa'yo, ang tanong ko sa'yo kanina, sabi mo, yung pangalang Jesus, hindi talagang kanya, kundi sa Ama. Oho. Tinanong kita, saan mo mababasa? Tinuturo mo, Isaiah 9:6. Tanong ko sa'yo, meron bang pangalang Jesus sa 9:6? Wala nga po. O, saan mo mababasa yung sinabi mo? Ito. Na yung pangalang Jesus, hindi talagang kanya. Tinatanong mo mababasa? Tinatanong niyo po ako. Natural, sasagot ka. Okay, ganito nga po ang sagot ko. Babasahin ko lang po yung talata. O, sige, basahin mo. Sapagkat sa ating ipinanganak ang isang bata, at sa ating ibinigay ang isang anak na lalaki, at ang pangalang itatawag sa kanya'y, yung pangalan nila itatawagin, means yung talata na yon. Ano? At ang pangalang itatawag sa kanya'y, yon. Yung pangalan niya itatawagin. Huwag mong paliwanagan yung talata, basahin mo. Yun nga po, itatawagin ang pangalan niya. Do not explain the verse, read it fully. Do not explain it while reading. Ina-adulterate mo yung verse eh. Hindi ho ah. ginagawa mong impure yung verse eh. Pakibasa mo at para patunayan mo sa akin na yung Jesus, hindi niya pangalan. Ay maaatang sa kanyang balikat at ang kanyang pangalan tatawagin ka mangha-mangha, tagapayo, makapangyarihang Diyos. Ang tinawag pong makapangyarihang Diyos, yung pong pangalang itinawag sa kanya. Ah, meron ba diyang Jesus? Wala nga po. Ibig sabihin, ano ba yung tinawag sa kanyang pangalan? Ang susunod ganito. Ang susunod yung tanong ganito. Nung sabihin mo na yung pangalang Jesus ay hindi talagang kanya, kundi sa Ama, saan mo mababasa sa Biblia yon? Sa Ama po? Ito po. Eh, ang liwanag naman ng tanong ko eh. Sinabi mo kasi, isinulat ko rito, sabi mo, ang pangalang Jesus, hindi talagang kanya, kundi sa Ama. Ilang minuto na lang po. Yes, this is the answer. Kaya hinahanap ko sa'yo kung saan talata mo sa Biblia. The Gospel of St. John, verse
chapter 17 verse 6. Nabasa ko na po ito kanina, i-repeat ko na lang po ulit. Sige. Ipinahayag ko ang iyong pangalan sa mga tao na ibinigay mo sa akin. Mula nang sa sanlibutan, sila'y siyo at sila'y ibinigay mo sa akin. At tinupad nila ang iyong mga salita, pati po sa 25, ay sa 26 po. Ay tuloy ko po sa 25 at 26. O amang banal, nagsasalita po yung anak. Hindi ka nakilala ng sanlibutan, ngunit nakikilala kita at nakikilala ng mga ito na ikaw ay nagsugo sa akin. At ipinakilala ko sa kanila ang iyong pangalan. Ano ba yung pangalan niya? Jesus. Ang ipinakilala niya yung Jesus, pangalan ng Ama na ibinigay sa kanya. Nabasa mo ba dyan yun? Pero no? Dinagdag mo lang, wala naman nakasulat dyan eh. Hindi ko po dinadagdag. Tatanungin kita on that verse. Sabi dyan, at ipinakilala ko sa kanila ang iyong pangalan. At ipakikilala ko upang ang pag-ibig na sa akin ay iniibig mo ay mapa sa kanila at ako'y sa kanila. Hindi ba yun ang buong laman ng verse? Oho. May Jesus ba dyan? Hindi ho, ganito naman kasi. Hindi, tinatanong kita kung yung binasa mo, may Jesus ba yan? Wala nga po. Ole, wala naman pala. Bakit, hindi ba ang tanong ko sa'yo, saan mo nabasa sa Biblia na yung pangalang Jesus, eh hindi niya talagang pangalan, kundi sa Ama, binigay lang sa Kanya. Ay, binasa mo, wala namang Jesus. Eh, paano ngayon sinasagot mo ba? Eh, paano po, Mr. Soriano, paano po yung mga nabasa ko kanina? Eh, lahat halos yun. Wala kang ang nababasa hanggang ngayon eh. O, ito po. Binasa mo, 9:6 ng Isaias, wala rin Jesus doon. O, ito po. O, sige, bumasa ka. Baka sakaling matsyempohan na riyan. 2 minuto na lang po. Roma 1:7 po. Sa lahat ninyong nanga sa Roma, mga inibig ng Diyos, tinawag na mga banal, sumayin nyo nawa ang biyaya at kapayapaan mula sa Diyos na ating Ama at Panginoong Jesucristo. Mm. O yung po mababasa po ninyo na yung Jesucristo, yung pangalan po niya, ay tinawag pong Ama ay, at Panginoon. Teka muna iyo. Wala nakalagay dyan na yung Jesucristo, tinawag na Ama. Aba, basahin ko, ha? Eh, wala naman nga po talaga nakalagay. Oy, how to understand ano the verse? Ano ka ba naman? Sandali lang po. Parang... Ha? Wala nga po ba nakalagay? Wala. Tapos na, iyo? Hindi pa, ho. Isang minuto pa, ho. Eh, ako, babasahin ko, at saka kita i-interrogate dito sa talatang ito, ano? Pabigla-bigla ka kasi, sa lahat ninyong nanga sa Roma, mga iniibig ng Diyos, tinawag na mga banal, sumain nyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Diyos na ating Ama at Panginoong Hesukristo. Yung bang Ama, yung ba si Kristo? Sabi ko nga po kanina. Yeah, yun nga, tinatanong kita. Yung bang Ama sa talatang yan, yung si Hesukristo? Eh, yun po sabi ng Biblia. Saan mo nabasa ron? Eh, di ba sa inyo po uli? Saan mo nabasa nga ron? Sabi ko yung pertaining na Panginoon. Mula sa Diyos na ating Ama. Oho. At sa Panginoong Hesukristo. Hindi ba ho. Ang sinasabi ko po ganito, sana pagbigyan niyo po ako. Sige, pinagbibigyan nga ang kita. Ang Panginoon po sa Old Testament, yung Ama. Pakibigis sabi ko rin po kanina, yung Panginoon dito, si Hesukristo. Hindi, kapatid, ganito. No? Humihingi ako sa iyo ng pati. Tapos na po. Sige. Yeah, okay, muna. Tayo po'y dumako sa 20 minuto ng pagpapaliwanag ayon sa binasa ng ating kapatid. Alam niyo, nalulungkot ako sa nangyayari dito sa ating kapatid. Ano? Sige po, kayo na bahalang magpasensya kung merong hindi maaabot niyang aming inihandang merienda. Marami po kasi tayo. Nalulungkot ako kasi kanina, sinisisi niya ang audience eh. Eh kasi po maingay. O, sinisisi niya eh. Gusto niya tumahimik daw kayo. Oh. Alam mo, yung attentiveness of the audience depends upon the speaker. Tatandaan mo yun. Yes. Kahit kailan. Ang audience, hindi yan manggugulo eh kahit kailan. Kung ang sinasabi ng isang speaker, interesante at makabuluhan at naiintindihan. Kaya lang siguro ang audience, kasi hinahamon mo sila, pinipintasan mo sila.
Tapos sinasabi mo pa, lumalabas, para bang lahat ng nag-iingay, kapatid namin sa pananampalataya, dapat mong malaan, meron tayo ngayong 800 registered visitors. Kaya hindi lahat yan ay kapatid namin. At hindi ko masisisi yung hindi namin kapatid na sila'y magtanong kasi inaaway mo sila eh. Pinipintasan mo ang ano yung ang audience eh. Sabi ni Mr. Soriano, may tuho daw yung ama, may mata raw, may ilong daw, quit daw. O lahat ha? Sinabi niya. Sandali. So sinasabi niya, meron siyang puwet. Eh meron din tuhod yun, may panga eh, ba't mawala ng tuhod yun, di ba sabi niya? Konting katahimikan lang po. Ah, ganito pala sa inyo. Paalam pala, walang tuhod. Niloloko niya sarili niya, hindi ako niloloko niya. Quit! Sabi ni Mr. Soriano, may tuhod daw yung ama, may mata raw, may ilong daw, quit daw. O lahat ha? Sinabi niya. Sandali. So sinasabi niya, meron siyang puwet. Eh meron din tuhod yun. May panga eh, ba't mawala ng tuhod yun? Diba sabi niya? Konting katahimikan lang po. Ah, ganito pala sa inyo. Paalam pala, walang tuhod. Niloloko niya sarili niya, hindi ako niloloko niya. Kasi hinahamon mo sila, pinipintasan mo sila. Tapos sinasabi mo pa, lumalabas, para bang lahat ng nag-iingay, kapatid namin sa pananampalataya, dapat mong malaan, meron tayo ngayong 800 registered visitors. Kaya hindi lahat yan ay kapatid namin. At hindi ko masisisi yung hindi namin kapatid na sila'y magtanong kasi inaaway mo sila eh. Pinipintasan mo ang ano yung ang audience eh. Kaya mo sila. Sila, may karapatan silang pumalakpak, may karapatan silang kasi pag tinanong mo sila, natural sasagot sila, di ba? Tinatanong mo sila eh. Tamo ko, hindi ko sila tinatanong, kaya hindi sila sumasagot sa akin. Di ba, no? Kita mo, sumagot. Kasi tinanong ko eh. Kaya, ganito ha. Meron siyang binasa kanina, mga kababayan, yung unang Juan 5:20. Gusto kong basahin natin uli ang 5:20. Pakinggan nyo. At nalalaman natin na naparito ang anak ng Diyos. Tingnan ninyo ha. We know that the Son of God is come. Sabi sa English rendition. Nalalaman natin naparito ang anak ng Diyos. Para huwag tayong maligaw, a-analyze natin yung ginamit na salita ni Juan, naparito. Pag sinabing naparito, hindi ho ba totoo pag sinabing naparito, may pinanggalingan? Saan galing? Pakinggan nyo ha? Sa 38 ng Juan. Sapagkat bumaba akong mula sa langit, hindi upang gawin ko ang aking sariling kalooban, kundi ang kalooban ng nagsugo sa akin. Ayan. Maliwanag na yung pagparito, no? Kaya pala siya naparito, hindi dahil nangangahas siyang pumarito o kaya nagustuhan niya lang na pumarito. Hindi. Sabi ni Jesus, bumaba ako mula sa langit, hindi upang gawin ko ang aking sariling kalooban, kundi yaong kalooban yaong nagsugo sa akin. Sa mga katindag, pagkapunta niya rito, may nagsugo sa kanya. Ano? Sino ba yung nagsugo sa kanya? Na kaya siya mula sa langit ay nagpunta siya sa lupa, biro mo layo na nilakbay niya, no? Kung tayo maglalakbay, it will take us billions and billions of years. Hindi pa tayo mangangalahati sa paglalakbay. Bakit? We are limited by time and space because we are matter. Meron tayong katawang matter. Si Jesus Christ sa kanyang kapangyarihan at sa kapangyarihan ng Ama, naglakbay siyang mula sa langit, papalupa. Pagdating niya sa lupa, sabi niya, naparito ako. Hindi upang gawin ko ang sarili kong kalooban. Mula ako sa langit. Ha? Hindi upang gawin ang sarili kong kalooban, kundi ang kalooban niya ang nagsugo sa akin. May nagsugo pala sa kanya. Sino yon? Yung kanya rin sarili? Ha? Siya rin ang nagsugo sa kanya? Kung
siya rin ang nagsugo sa kanya. Ba't naman niya sasabihin, naparito ako, hindi upang gawin ko ang sarili kong kalooban. Eh, siya rin pala yun. Eh, di, ba't naman niya sasabihin pa yun? Naparito ako sa lupa, hindi upang gawin ko ang aking sariling kalooban, kundi ang kalooban niya, ong! Nagsugo sa akin. Eh, di iba yung nagsugo kaysa doon sa isinugo. Pagka yung nagsugo, yun din ang isinugo, abay, napakahangal naman pahayag nung. Siya rin pala yung nagsugo. Siya rin yung isinugo. Ba't niya pa sasabihin, hindi ako na pa rito para gawin ang sarili kong kalooban? Eh, siya rin yun eh. Ano yun, malaking arte o vaudeville o drama? Anong tawag mo ron? Hindi, tanongin natin. Hindi ka pala na pa rito para gawin mo ang sarili mong kalooban, Panginoong Jesus. Kundi ang kalooban ang nagsugo sa'yo. Sino ba nagsugo sa'yo? 12:49 ni Juan. Pakinggan niyo. Sapagkat ako'y hindi nagsasalita na mula sa aking sarili, kundi ang Ama na sa akin ay nagsugo, ay siyang nagbigay sa akin ng utos kung ano ang dapat kong sabihin at kung ano ang dapat kong salitain. Kuita nyo, hindi ako nagsasalita na mula sa aking sarili. Very clear. As clear as the rising sun. Ha? Hindi ako naparito sa aking sarili. Tapos, hindi ako nagsasalita mula sa aking sarili. Kundi ang Ama na sa akin ay nagsugo. Sino raw ho yung nagsugo? Yung Ama. Siyang nagbigay sa akin ng utos. Ako rin yun. Palagay ko, wala ka sa mabuting katinuan pag ganun ang paniniwala mo. Ha? Hindi ako nagsasalita ng mula sa akin sarili, kundi ang Ama na sa akin ay nagsugo. Siyang nagbigay sa akin ng utos kung ano ang aking sasabihin at kung ano ang aking sasalitain. Therefore, pinakikilala ni Kristo another person than Him. The person of the one who sent Him. Ha? Yung nagsugo sa kanya ang ipinakikilala niya sa talatang yon. Sino yon? Yung Ama. Eh ano ang tawag ni Kristo dun sa Ama na nagsugo sa kanya? Basa. Ang alipin. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, ang alipin ay hindi dakila kaysa kanyang Panginoon. Payag ho ba kayo? That the servant is not greater than his master? Do we all agree to that proposition of Christ? Yes. Ang alipin hindi dakila sa kanyang Panginoon? Tama po ba yun? Oh, kayo, may alila kayo sa bahay o katulong. Sino ho masusunod? Kayo o yung katulong nyo? Yes. Siyempre. Sapagkat ang alipin ay hindi dakila sa kanyang Panginoon. Ano ibig sabihin ni Jesus? Ulitin natin saka natin tuloy. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, ang alipin ay hindi dakila kaysa kanyang Panginoon, ni ang sinugo man ay dakila kaysa nagsugo sa kanya. Amen? Amen. Hindi dakila ang alipin sa kanyang Panginoon, ni ang sinugo man ay dakila kaysa nagsugo sa kanya. Sino ang dakila? Yung nagsugo o yung isinugo? Nagsugo. Yung nagsugo. Sino ang nagsugo? Sino ang isinugo? Very good. Ano ngayon ang sabi ni Jesus Christ sa bagay na ito? 14:28. Sapagkat ang Ama ay lalong dakila kaysa akin. Amen. Sabi ni Jesus Christ, ang Ama lalong dakila kaysa akin. If He is speaking of only one person, He should not have said these declarations. Ba? Kung siya rin yun, ba't niya sasabihin yun? That is diminishing the Father Himself. Hmm? If you were in the place of Jesus Christ, are you going to degrade the Father? Are you going to diminish the majesty of the Father? Hindi dapat. Pag sinabi mo na ang nagsugo ay dakila kaysa sa isinugo, ang alipin, mas dakila yung Panginoon niya. Ang Ama, mas dakila sa akin. Kaya, ang conjugation, ang analysis, napakahusay. Iba yung person ng Ama,
kaysa sa person ng anak. Pero nagtataka ako at ako'y nalulungkot, mga kapatid. Alam niyo, may binasa siya kanina, dinaya niya kayo, hindi niyo lang nahalata. Dinaya kayo, ang tinding mandaya ng taong ito. Alam niyo, kung titignan ko ang kanyang pagkatao, hindi ko man hihinalaing manluloko pala siya sa kapwa. Wala sa itsura niya manluloko, pero yung puso ng tao, ano, hindi natin nakikita yon. Sabi ng Juan, ng Jeremias 17, pakinggan nyo sa 9. Ang puso ay magdaraya ng higit kaysa lahat na bagay at totoong masama. Sinong makakaalam? Ako? Akong Panginoon. Kanyo, ang Diyos lang ang nakakaalam ng puso eh. Yan ay ikang puso ay magdaraya higit sa lahat ng bagay at totoong masama. Ba't ko sinabing, mandaraya pala ito sa kalooban niya eh. Aba, binasa niya yung Pilipos, iniba niya nakasulat, iniba niya. Sinadya niya yon, alam ko. Pakinggan niyo, babasahin ko, ha? Filipos 2:9. Nang basahin niya to, nakupos. Sinadya niyang iligaw kayo. Eto. Hindi nga naniniwala. Kaya, siya naman, si Kristo yon, siya naman ay pinakadakilang Diyos. Ganun niya binasa. Siya naman ay pinakadakilang Diyos. Hindi ho ganun ang nakasulat. Ang nakasulat, kaya siya naman ay pinakadakila ng Diyos. Nabasahin ko. Ba, binasa niya, siya pinakadakilang Diyos? Matinding pandaraya alam nitong ating, buti na lang may Suryano sa Pilipinas, ano? Awa ng Diyos. Kaya siya naman ay pinakadakilang Diyos at siya ay binigyan ng pangalan lalong sa lahat ng pangalan. Kaya siya naman ay pinakadakilang Diyos at siya ay binigyan ng pangalan lalong sa lahat ng pangalan. Ba, binasa niya siya pinakadakilang Diyos? Matinding pandaraya lang nitong ating, buti na lang may Suryano sa Pilipinas, ano? Awa ng Diyos. Eh kasi, ang totoo, kahit hindi ko tignan sa Biblia, magdadaldal ka lang. Alam ko kung nasa Biblia yung... Alam niyo yung isang mahusay na composer at singer, at saka yung, ano, yung musician, alam niyo? Eh kahit hindi nakatingin sa nota yun, alam nun kung mali ang nota mo, kung hindi. Eh ako, nakikipagkwentuhan ako nung kanina kay kapatid na Daniel, nagkakatawanan nga kami. Dahil tinatanong ko kung ano yung relos niya. Ano ba ang anak yung relo mo? Eh, Rolex ka, uncle. Fake. Kaya nagtatawanan kami. Yung relo niya, Rolex na fake, nabili niya raw ng 1,000. Nagkakatawanan kami, biglang nawala yung ligaya nung kalooban ko. Marinig-rinig ko, binabasa. Kaya siya naman ang pinakadakilang Diyos. Mali po eh. Uulitin ko ha, kaya siya naman ay pinakadakila ng Diyos at binigyan ng pangalang lalo sa lahat ng pangalan. Kaya siya naman ay pinakadakilang Diyos at siya ay binigyan ng pangalan lalong sa lahat ng pangalan. Kaya siya naman ay pinakadakilang Diyos at siya ay binigyan ng pangalan lalong sa lahat ng pangalan. Mali po eh. Uulitin ko ha. Kaya siya naman ay pinakadakila ng Diyos at binigyan ng pangalang lalo sa lahat ng pangalan. Let us read it in English. In Philippians chapter 2. Oh, yes. Philippians chapter 2, verse 9. Ito ang sabi ng Biblia. Pakinggan nyo, mga kapatid. Philippians 2:9. Ito po. Wherefore, God also hath highly exalted him. God hath highly exalted him.
ginawa siyang napakadakila ng Diyos. Sabi sa Tagalog, siya ay pinakadakila ng Diyos. God has highly exalted him and given him a name which is above every name. Who gave him that name? God gave him that name. Oh. Ang gusto niyang patunugin, hindi nga pangalan ni Kristo yung Jesus. Bigay lang sa kanya yon, sa Ama yon. Aba, ito pala, hindi na marunong sa grammar, hindi pa marunong sa etimolohiya. Halimbawa, nanay mo, binigyan ka ng pangalan, Talpulanyo. Ang nagbigay ng pangalan sa'yo, nanay mo, Talpulanyo. Ibig ba sabihin, pangalan ng nanay mo yung Talpulanyo? Ano ka? 5 minuto na lang po. O, ako, ang nagpangalan sa akin, nanay ko eh. Eh, nanay ko, pangalan ay Catalina. Eh, ba't ako Eliseo? Oh, kita mo. Pagka pala binigay ang pangalan, ibig sabihin, dun sa nanay niya, mo yung pangalan na yun, binigay lang sa'yo. Ganun ba? Mali pala pagkaintindi mo sa etimolohiya eh. Mag-aral ka iho ng kaunting etimolohiya. Buti na lang ako kahit hindi nakapag-aral, alam ko etimolohiya. Kasi, pagka nag-aral ka ng etimolohiya, ng salita, pag sinabing ibinigay, may nagbigay at may recipient. Amen? Ganon ang tama. O ano? God has highly exalted him and hath given him a name which is above every name, that at the name of Jesus every knee should bow, of things in heaven and things in earth and things under the earth, and that every tongue should confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of the Father. Ang liwanag, oh. Pag ini-invoke mo, pag sinasabi mo, pag kinoconfess mo that Jesus Christ is Lord, you are glorifying the Father because you are glorifying the Son. The glory of the Son is also the glory of the Father. Aba, pagkabasa nito, pinakahulugan si Kristo ang pinakadakilang Diyos. Ganun niya binasa eh. Kung tututulan niya ito, ang lahat ng proceedings dito nakatape. Kaya hindi po pwedeng magluko-luko rito yung nagsasalita eh. Kaya siya naman ay pinakadakilang Diyos. At siya ay binigyan ng pangalan lalong sa lahat ng pangala. Ganun niya binasa eh. Kung tututulan niya ito, ang lahat ng proceedings dito nakatape. Kaya hindi po pwedeng magluko-luko rito yung nagsasalita eh. Ha? Pag tututulan niya ito mamaya, i-roll back natin. Makikita niyo nagsisinungaling siya. Binasa niya, pinakadakilang Diyos. Sa pangalan ni Kani Jesus, lulod lahat ng tuhod. Kaya ikaw ang Ama, may tuhod. Meron ba ako sinabing may tuhod ang Ama? Sabi ni Mr. Soriano, may tuhod raw yung Ama, may mata raw, may ilong daw, quit daw. O lahat, ha? Sinabi niya. Meron ba ako sinabing may tuhod ang Ama? Pagbira ka pala naman, ano? Ang sabi ko, maliwanag, hindi pa naman sira ulo ko. Ha? Sabi ko, ang Ama may puwit. May pang-upo. Hoy, baka kayo magkabali. Sabi kasi ng Muslim, ang Ama raw walang tumbong. Oh, kumporme ko sa Ama, sa Muslim, walang tumbong ang Ama. Wala siyang tumbong. Kaya ang tawag sa kanya ng isang grupo ng mga primitive Australian at nakalimutan ko at na at natu. One who has no tumbong. 2 minuto na lang po. One who has no rectum. Wala kasi siyang tumbong. Pero puwet. Naintindihan niyo ba yung puwet? Ito. Umuupo siya. Pwede ba namang... Alam-alamang ipang-upo niya ang mukha. Diba? Ano ipang-uupo mo kung ikaw ang mauupo? Pagtatagilid ka, ano ipagtatagilid mo? Pwede. Hindi. Pagtatagilid ka, nakatagiliran. Diba? Oh, di ba maliwanag naman na naman, kapatid? Nagtataka nga ako, ba't di niya maintindihan liwa-liwanag? Ha?
Ang liwanag eh. Aba, kasabi-sabi ba naman ng ating kapatid, sabi ko raw ang Diyos may tuhod, kasi sabi ko raw may paa. Hindi ko sinabi kailanman may tuhod ang Diyos. Kasi pwede ka namang magkapaan nang wala kang tuhod, ano? Oh. Gusto mo, talong mo sa akin, meron bang bagay na ganon na may paawal ang tuhod? Naku, ang dami, papakita ko sa'yo. Ha? Nakakita na kayong amoeba? Under the microscope? May tuhod ba? May paa ba? Meron. Tamo. Ah! Yung sperm cell. Nakakita ka na ng sperm cell under the microscope? Tingnan mo under the microscope. Meron ba siyang paa? Meron. Bilis kang maglakad eh. Pero walang tuhod yun. Sa kanya pala, pag may paa, may tuhod. Maling logic yan. Parang ang gustong gawin nitong kapatid, ganito. Ang isda ay lumalangoy. Eh, si Soriano'y lumangoy, kasi si Soriano'y isda. Ganun ang logic niya eh. Ha? Mali yun eh. Mali, hindi tama. Kaya kung napapansin ko siya, ano siya, pangahas siyang magsalita ng hindi totoo. Tapos na po. Ha, sige, salamat. Ayan po naman, napakinggan po natin ang side ni kapatid na Eli Soriano. Dumako naman po tayo sa cross-examination o ang pagtatanong ng ating kapatid na si Jeff. Sige po, umpisa na po natin. Bago lang po sana po ulit ako magsalita, hihingi ko lang po yung konti ninyong katahimikan. Totoo po yung sinabi ni Mr. Soriano kanina sa Pilipos. Talaga pong nagkamali po ako ng basa. Okay, hindi. Kaya siya naman ay pinakadakilang Diyos at siya ay binigyan ng pangalan lalong sa lahat ng pangalan. Kaya siya naman ay pinakadakilang Diyos at siya ay binigyan ng pangalan lalong sa lahat ng pangalan. Totoo po yung sinabi ni Mr. Soriano kanina sa Pilipos. Talaga pong nagkamali po ako ng basa. Okay, hindi. Ganito po. That I accept, and I'm grateful. Mabuti yung tao na umaamin. Hindi pa, Mr. Soriano. Nagkamali, ano? Kaya lang, I am not certain kung nagkamali ka o talaga mong iminali. Hindi po, ganito po. Kahit kayo po lumapit sa Biblia ko, lapitan nyo po, tignan nyo po. Itignan nyo lang po kung bakit nyo po nasabing nagkamali ako ng basa. Kasi yung NG, napalapit po dun sa ano. Eh dahil sa sobrang kaguluhan po natin, hiling ko lang po sa inyo maging tahimik tayo. Tayo po ay magtatanong. Konting katahimikan lang po para magtatanong po ako. Sandali lang, magtatanong po ako. Sige po. Inaano ko lang, tinatama ko lang yung tinama sa akin Mr. Soriano. Kung titignan niyo po sa Biblia ninyo sa King James, yung pong ganitong kalaki, mayroon pong kasunod na NG. Tignan niyo po. Kaya siya naman ay pinakadakila ng Diyos. Pinakadakila ng Diyos. Kaya pinakadakilang po, nasama ko po yung NG. So, pasensya na po kayo doon. Ang ine-emphasize ko po doon, yung verse 10. Yung pong ine-emphasize ko, yung pong verse 10. Not the verse 9. Sinama ko lang po yun. Kamukha po kanina sa... Sandali lamang po. O sige, magtatanong na raw po. Mamaya po, tutuloy ko po yung sinasabi po. Opo, kasi po dapat mamaya paliwanag ito po yung una kong tanong. Ang sinasabi ninyo, yung anak ay sinugo si Jesucristo. Ito po yung tanong ko. Eh, anong pangalan naman po ay ibinigay sa kanya nung siya ay sinugo? Mr. Soriano, masasagot niyo po ito, madali. May pangalawa pong katanungan. Eh, sinasabi nga niyo yung anak ay sinugo o si Jesucristo sinugo. Eh, anong ang pangalan? Masasagot niyo po ito sabagat napakadaling tanong. Eh, anong pangalan ang ibinigay sa kanya nung siya ay sinugo? Alin? Ano pong pangalan ang ibinigay sa kanya nung siya ay sinugo? Anong pangalan ang ibinigay kay Jesus nang siya ay sinugo? Oo, yung anak. Ganito. Binigyan siya ng pangalang Emmanuel. Binigyan siya ng pangalang Jesus. Binigyan siya ng pangalang Jesucristo. Oh. Binigyan siya ng pangalang ang Kristo ng Diyos. Hindi siya yung Diyos Ama, no? Ang Kristo ng Diyos. Marami siyang katawagan sa Biblia. So, salamat po. Consider na po yung tanong ko. So, sumagot po sa inyo yung Jesus.
Eh, paano po ipapaliwanag tong Juan 17:3 o 17:6 po? 17:6. Oho, paano po ito ipapaliwanag? Ang sabi sa Biblia, ganito. Oh, sige po, kayo na po. 17:6. Ipinahayag. Ipinahayag ko ang iyong pangalan sa mga taong ibinigay mo sa akin. Binabalik ko lang po. Ha? Sa audience po, binabalik ko lang po yung talata. 17:6. Oho, tama po yung binabasa niyo. Putol ka ba doon sa sinasabi ko? Hindi, oh, tama po yan. Sige, tuloy niyo ho. Nire-recite ko na kasi yung talata. Sabi sa 17:6, at ipinahayag ko ang iyong pangalan sa mga taong ibinigay mo sa akin dito sa Sanlibutan. Sila'y sa'yo at sila'y ibinigay mo sa akin at kanilang tinupad ang iyong mga salita. Yun ang 17:6. Ang tanong ko po ganito, paano nyo nga ipapaliwanag na meron palang ibinigay sa kanyang pangalan? Tao binigay dyan eh. Babasahin ko pa, no? Hindi, tao binigay dyan, hindi pangalan. Hindi ho. Hindi, ulitin natin, sige, ha? Sige, pakibasa. Ipinahayag ko ang iyong pangalan sa mga tao na ibinigay mo sa akin. Yun, yung mga ibinigay, yung mga tao, hindi yung pangalan. Yun, ito pong sabi, ipinahayag ko ang iyong pangalan. Ano ba yung ipinahayag ng pangalan? Alin? Sabi niya nga ang pangalan ng anak ay Jesus, Kristo. Ang ipinahayag ni Jesus na pangalan, yun sa Ama. O, yun nga ho. O, yung Ama. Ito nga ibig sabihin, ipinahayag ko sa kanila ang iyong pangalan. O. Kaya ano nga ang pangalan niya? Sabi niyo nga, Jesus. So, ibig sabihin... Walang Jesus dyan! Walang Jesus dyan, kapatid! Huwag kang magpabigla-bigla. Ulitin natin ang basa. Sige, sige ho. Ipinahayag ko ang iyong pangalan sa mga tao na ibinigay mo sa akin. Isahin natin. Sabi ni San ng Panginoong Jesus. Hindi, ako po, stand to po to, Mr. Soriano. Ako po yung nagtatanong. Masagot ako nga sa tanong mo. Hindi nga po nakukuha pa yung tanong. Hindi, nakukuha ko na. Kasi po, nagtanong po kayo, nararapat naman po sagutin. Hindi ba nga nakukuha yung tanong? Oh, sige. Hindi ba po nagtanong na kayo sa one? Doon sa versikula. Hindi niya pa nakukuha yung tanong. O sige po, ipagpatuloy po ninyo. Kasi pinabasa ninyo, ito po yung tanong ko. Ipinahayag ko ang iyong pangalan. So ang tanong ko po, ang pangalan niya ay Jesus. Ano ngayon yung klase ang ipinahayag niya? Kaninong pangalan yung ipinahayag niya? Alam mo, ito sagot ko. Ang binabasa mo, 17:6 ng Juan. Ang sino ba kausap dyan? Yung Ama, 17:1. Pagtingala sa langit, sinakausap niya Ama, no? 17:1. Ang Ama, ang kausap niya, kahit tumingala pa nga siya sa langit eh. Dahil yung Ama nasa langit, hindi siya yon, no? Kasi kung siya yon, hindi na siya titingala. Lalabas, artist siya masyado. Eh, siya pala rin yun, titingala pa siya. O, di ba? Ubasahin natin. Sagot ang mga po, bagay na ito ay sinalita ni Jesus. Oh, ano sabi ni Jesus? At sa pagtingala ng kanyang mga mata sa langit ay sinabi niya. Ayan, ang kausap niya, yung Ama. Oho, alam ko po yan. Si Jesus ang nasa lupa, tumingala sa langit, kinakausap ang Ama. Sabi niya sa Ama, ipinahayag ko ang iyong pangalan sa mga taong ibinigay mo sa akin. Oho. Ayun. Anong pangalan ang ipinahayag niya dun sa mga taong ibinigay sa kanya ng Diyos? Yung Ama. Yung Jesus po. Hindi, yung Ama. Two minutes to go. Eka, sandali po. Sandali. Okay, pabigyan po natin uli. Magtanong po tayo uli. Eka, hindi pa kami. Kasi mamaya, ikaw naman magpapaliwanag eh. Yung mga tanong muna. O sige, mga tanong doon. Sino ho ba yung naparito? Ang naparito? Oho. Si Jesus Cristo. Hindi ho ba yung anak? Oo, si Jesus Cristo nga yun. Hindi, kaya ako po sinasabi kasi pinapatunayan ko na yung Jesus Cristo hindi lamang sa anak. Kaya ginaganong ko po yung tanong sa kanila. Hindi, wag mo silang anuin. Ako ang tanungin. Oo, sige. Tanungin mo. So ang naparito po ay si Jesus. Oo, si Jesus Cristo. Hindi nga ho, pero sa inyo pwede rin yung anak ang naparito. Ano? Yung anak ang naparito. Oo, naparito. Okay. Yan nga si Jesus Cristo eh. Ang pangalawa ko pong tanong pala sa inyo, hindi po pala yun. Saan mababasa, eto pala yung pinakatanong ko. Last question. Saan mababasa na naglakbay si Jesus patungo doon hanggang dito? Wala kang mababasa ng ganun eh.
Laglak ba? Walang mababasa? Kung may mabasa ako, talo ka na! De, ganito ho. Kung may mabasa ako, talo ka na! Ganito po, Mr. Soriano. Babasahin na po, babasahin. Sandali, sandali. Kasi kaimigan lang po. Kaya kita hinahamon ng showdown. Okay, kaimigan lang po. Para marinig natin yung babasahin. Kaya ako siya hinahamon ng showdown. Sabi niya wala raw akong mababasa. Hindi, wala po kasi sinasabing wala kang mababasa. Hindi, sabi mo kanina eh. Pakibasa na po. Sandali, sandali, sandali. Last question. Saang mababasa na nagnakbay si Jesus patungo dito doon hanggang dito? Wala kang mababasa ganun eh. Last question. Saang mababasa na naglakbay si Jesus patungo dito doon hanggang dito? Wala kang mababasa ganun eh. Kaya ako siya hinahamon ng showdown. Sabi niya wala raw akong mababasa. Hindi, wala po kasi sinasabing wala kang mababasa. Hindi, sabi mo kanina eh. Pakibasa na po. Sandali, sandali, sandali. Sabi mo kanina, inatulan mo eh. Hindi, kaya, sabi ko saan, mabasa ko ba? Kung mabasa ko ba na mula sa langit, naglakbay siya papunta sa lupa? Hindi. Tatanggapin mo, inosente ka, ignorante ka, talo ka na. Ang tanong ko po ganito, sandali lang po, sandali, sandali. Sandali. Sarili. Ang tanong ko po, okay na? Sige po, isa pa po. E, pagpatuloy sige, po. Tapos na pala eh. Sige, yung uling katanungan. Hindi, tapos na. Okay. Ah, ito po ah, for the last say ano ah, yung katanungan po ninyo eh kung may mababasa si Brother Eli. Oho, ang edi sandali lang po. Apo? Hindi pa po kasi tapos sa ganito. Ay. Ang tanong ko po ganito, saan po mababasa? Yun ang tanong ko kanya kahit i-roll back po ninyo. Saan po mababasa? Oho. Ang alin po? Yun nga na naglakbay si Jesu Cristo mula dito. Hindi ko na mas nabi, mababasa ba kayo? Ang tanong ko po, saan po mababasa? Kahit i-roll back po ninyo yan. Saan mababasa na naglakbay si Jesus patungo dito doon hanggang dito? Wala kang mababasa ng ganun eh. Saan mababasa na naglakbay si Jesus patungo dito doon hanggang dito? Wala kang mababasa ng ganun eh. Kasi sinabi mo kanina, sinabi niya kanina, ni God, wala rin akong mababasa wala eh. Wala po akong sinabi, kahit kaya ako siya po. Kaya ako nga siya, hinamon ng showdown eh. Kaya tulad niya na wala akong mababasa, kaya hinamon ko siya ng showdown. Ngayon, hindi ba niya ang tanong niya ngayon? Anong tanong mo ngayon? Saan mababasa? Saan ko mababasa? Oho, yung tanong ko talaga. Hindi ba ikaw tagapagturo ka? Ay, hindi po ako nagtuturo. Hindi ba ikaw nagtuturo, nangangaral ka sa tao? Ngayon po? Oh. Ngayon po, oh. Bakit mo ako tatanungin? Ang ibig mo ba sabihin, hindi mo alam kung saan mababasa yon? Oh, parang ganun po. Parang ganun po. Kasi confusing eh, po lalabas, ako. Lalabas. Pag binasa ko sa'yo, na hindi mo inaamin na hindi mo alam, eh lalabas, eh tinuturuan patuloy kita ng... Hindi ho. Mali ganito, naman yun. Ganito po kasi. Yun. Tama si Mr. Soriano. Ang tinatanong ko ganito, hindi ko nga alam kung saan niya nabasa. Ina-analyze ko, ba't nagkaganon yun? Diba? Okay. Therefore, hindi mo si Kristo maglalakbay. Inaamin mo ngayon, kapatid, hindi mo alam yun. Oo, kaya tinatanong ko. Hindi mo alam na si Jesu Kristo mula sa langit naglakbay papunta sa lupa. Babasa niyo po ngayon sa akin. Ah, ganito. Babasahin ko pagbibigyan kita ang 6:38 ng Juan. Ah, babasahin ko sa'yo, ano? Sapagkat bumaba akong mula sa langit. Anong ginawa niya? Bumabang mula sa langit. Asa na siya ngayon? Nasa lupa. Bumaba akong mula sa langit. Naglakbay o hindi? Pwede ba naman bumabay? Hindi naman naglakbay. Mr. Soriano. Meron ba naman bumabay? Hindi naglakbay. Galing sa langit, nasa lupa. We are talking of space. Ha? We are talking of space. And there is a vastness of space between the heavens and the earth. Actually, no scientists have measured the high heavens. Salamat po sa sagot niyo. Exact measurement of the high heavens from the earth. Eh, bumaba ako mula sa langit, eh nasa lupa na siya. Naglakbay o hindi? Huwag mo naman sabihin nag-ano siya. Ganito po. Huwag mo naman sabihin siya nag-magic. Sabi niya nga po sa akin kanina, nagdadagdag ka na. Sa ngayon, nagdadagdag na rin siya. Kasi ano, ang tanong ano, ko ganito. Ano, wala akong sinasabi ko natin. Okay, dumako naman. Tapos na po ang 10 minuto. At dadako naman po tayo sa huling tindig ng ating kapatid na si Jeff upang ipapaliwanag po talaga niya.
ang kanyang panig. Ganito po ibig sabihin, ang tinatanong ko sa kanya, kung saan mababasang naglakbay, the word na naglakbay. Sigaw lang po. Eh, pinaliwanag niya po eh. Ipinaliwanag niya. So, konting katahimikan lang po para maintindihan po natin. Sige po, ipagpatuloy po natin. Sayang kasi yung oras ko talaga eh. Okay po. Hindi po natin maiwasan yan. Dala ng kanilang kasiyahan. Hindi. Sana naman maunawaan ninyo yung speaker, ano? Ito, Chairman Director, sandali lang po. Kapatid, huwag mong awayin yung mga tao. Hindi, hindi ko po inaaway. Pinasabi ko lang po kanina bago po ulit yung salita. Let them, just speak. Just speak. It's all, it's up to them if they are going to listen or not. After all, it is to their disadvantage if they will not listen, di ba? Okay, sige, magpapatuloy po lang muna natin. Para maging smooth, huwag mong sisi. Baka mamaya, paglabas mo, makaaway mo patuloy yung mga tao. Huwag ganun. Kaya, liyan mo lang sila. Kasi ganito yan eh. Kung hindi nagtitiyaga lang mga tao na yan, aalis na yan eh. Oho, ang init eh, oh. Di ba? Ang init doon sa taas, walang tigil lang ganun doon, oh. Kaya, okay. Yan talaga, interesado yan. Bayaan mo lang sila kapatid. Okay, ay pagpatuloy na po sana natin. Sana lang po, huwag niyo naman po, kasi nawawala po ako sa sinasabi ko eh, kasi sumisigaw po kayo. Ah, sa sarili raw. Eh, ayan yung ano, huwag po kayong bumigay. Ituloy po natin. Okay, ipagpatuloy na. Sa ulitindig ko po, gusto ko pong malaman ninyo na si Jesucristo po, yung pong sinasabi ni Mr. Soriano kanina na ang nagsasalita doon ay yung anak. Totoo yon, ang anak ang nagsasalita doon. Ang nais kong patunayan sa inyo, sa pirmahan pa lang po, patutunayan ko na si Jesucristo. Eh yun yung pangalan talaga siya ng Ama na ibinigay sa anak. Kanina nga diba, ipinahayag ko sa kanila ang iyong pangalan na ibinigay mo sa akin. Sa pamamagitan ng... Ang ibinigay mga tao. Sige po, ipagpatuloy po ulit natin. Sige, huwag kayong mawala. Ituloy po ninyo. Yung pong sinasabi niya na sinasabi ng Panginoon ay pinahayag ko sa kanila ang iyong pangalan na ibinigay mo sa akin. So, si ibinigay ng pangalan, Jesus nga sa 1:21 ng Matthew. Ang ibinigay sa kanya, Jesus, na nanggaling sa Ama na ibinigay sa kanya. So, binasa ko nga po kanina yung Pilipos. Yung Pilipos, na sinasabi ko sa inyo, pag niluwalhati, sinabi ko po kanina yun, na pag niluwalhati mo yung pangalang Jesus Christ, naluluwalhati ang Ama. Kasi sa unang, sa Colossus 1:19, lahat ng kapuspusan ng Ama nanahan doon sa anak. Lahat-lahat ng nasa Ama ibinigay sa anak. Lahat ng kapangyarihan, authority, ibinigay lahat sa anak. Kaya, lahat ng meron sa Ama, ibinigay lahat sa anak. Kaya dito sa John 10, Ito po, hindi ka baga nananampalataya na ako'y nasa Ama at ang Ama'y nasa akin. At ang sinasabi ko'y hindi sa mga salitang sinasabi ko sa aking sarili, kundi ang Amang nananahan sa akin. All the fullness of God bodily dwelt in Jesus Christ. Ay, bodily dwelt in the Son. So, pati yung pangalan ibinigay sa Kanya. Mga binasa kong talata, hindi kayo naniwala, bali yung pagtayo ko rito na walang kabula, okay lang sa akin yun. Basta napatunayan ko, ang pangalan Jesucristo hindi talaga sa anak, kundi sa Ama talaga. Yung sinasabi kanina ni Mr. Soriano na... Sige po, tuloy nyo. Yung sinasabi po kanina ni Mr. Soriano na yung anak daw po eh... Yung sinasabi niya na yung anak eh... Ayan. Na yung si Jesucristo ay pangalan nga daw po ng anak. Yung po ang gusto ko po talagang laging tutulan dito eh. Kasi nabasa ko po yung talata na talagang hindi lamang sa anak yon. Yun ay sa Ama talaga na ibinigay niya kay Jesucristo. So... Sige po, ipagpatuloy po na. Natural lang po yan eh, yung mga ganyan. Pero daigin niyo po siya ng ano, salita ng mic. Madadaig po niyo yan.
Naghahanap pa po siya ng kanyang baon. Sandali lang po. Pagbigyan po natin ng konti. Bali, ganito po. Sa huling oras pong nalalabi sa akin, huli ko pong babasahin ng isang talata na talagang kanina na minalinga po ni Mr. Soriano. Yung pong 9-6 po ng Isaiah. Sapagkat sa ating pinanganak ang isang bata, sa pinanganak po yung bata na hinuhula, at sa ating pinanganak ang isang lalaki, na ibinigay sa atin isang lalaki ang pamamahalay maaatang. Ang pamamahalay maaatang. So, lahat ng kapamahalaan naatang lamang sa kanya. Kaya pati pangalan niya, binigay rin sa kanya para nga maluwalhati yung ama. Kasi sa kung wala yung anak, hindi na maluluwalhati ang ama. Sa pamamagitan ng anak, natubos po tayo. Pero dito sa Old Testament, ang ipinaliliwanag po ng Biblia ang magtutubos at ang magliligtas ay yung ama. So sabi ko nga po, ang ama espiritu at wala nakakita sa Diyos kailanman, kaya yun na pinatunay ni Mr. Soriano na siya may upuan kasi scripted. Diba? Pero sa totoo lang po, ang ama ay espiritu po siya. Wala pong nakakita sa kanya, kundi ang anak ang nagpakilala sa sinapupunan niya po. So gusto ko pong maubos yung oras ko na pinapaliwanag po sa inyo what they understand in the Bible. Hindi po para sabihin sa kanya na siya ay mali. Gusto ko pong maliwanagan ninyo na yung pangalan ni Jesucristo hindi lamang sa anak kundi sa ama talaga. Paulit-ulit ko pong sinasabi yan. So yung pong pangalan niya ay tinawag na makapangyarihan, a wonderful counselor, a mighty God, and everlasting Father. So the name Jesus Christ was called the everlasting Father. Doon naman po mapapatunayan ninyo at mababasa ninyo sa 9:6 na yung pangalan niya ay eternal. Kaya dito po sa Hebreo 1:3, halibasay siyang kaluwalhatian at tunay larawan ng pagka-Diyos. Yung pong sinasabi ng person, talagang wala pong person yung ama. Paano nga po siya magkaka-person? Ang sinasabi dito ng person, yung anak, siya ang larawan ng kaluwalhatian ng kanyang pagka-Diyos. Yung sinasabi doon sa Colossus po. Na siyang larawan sa Colossus 1:15 po. Na siyang larawan ng Diyos na di nakikita. So yung ama'y hindi nakikita, yung Diyos ay hindi nakikita. Ang nakita po yung anak. At yung pong pangalan nasa sa anak, yung buong pangalan nasa Diyos sapagkat ang ama ay nasa anak at ang anak ay nasa ama. So yung pong pagka-resurrect ng anak, naupo po siya sa pinaka-high on majesty. Yung po pinasimulan ko kanina at tinatapos ko po ng ngayon sapagkat hanggang tatlong tindigan lang po. Na yung si Jesucristo ay naupo sa kapangyarihan at kaluwalhatian ng Diyos sa kataas-taasan. Doon po talaga siya. So kung hindi kayo maniniwala ngayong gabi, lahat ng binasa kong talata, wala po akong magagawa. Dapat nyo lamang malaman na ang Biblia ang dapat ninyong pagkatibayan. Dapat ninyong kapitan. Yung sinabi niya kanina about dun sa Pilipos 2:9, talaga po napagsama ko yung talata ron. Ang pinaka-emphasis ko po dun yung 2:9 po. Kaya ako po talagang mali dun sa nasabi ko na ang pangalan. Yun, babasahin ko po. Hindi ho. Mahirap na maparatangan na ikaw'y bulaan. Mahirap. Sapagkat alam niyo po kung sino ang bulaan? Ganito po, hindi. Sandali ho. Ang bulaan ay ang nagtuturo na dalawa ang Diyos. Tandaan po ninyo. Mismong si Satanas, naniniwala na iisa lamang ang Diyos. At napatunayan ko kanina, in the Deuteronomy 6:4, in Hear, O Israel, the Lord our God is one God. Dito pa sa Efeso
4-5. Isang Panginoon, isang pananampalataya, isang bautismo. Kaya sa gabi ito, bago po ako umuwi, nais ko pong sabihin na ang aral ni Mr. Soriano, dalawang Diyos, yan po ang wala sa Biblia. Isa lamang po ang Diyos sa Biblia. Meron po ba akong time? Sige po, meron ka pa pong 10 minuto. Pagpatuloy po ninyo. So kahit sa gabi ito, matalo niya ako, gusto kong malaman ng buong sambayan ng Pilipinas na ang Diyos ay iisa lamang. Okay lang. Isa lang ang Diyos. Masisira ang Biblia. Masisira. Sige po, konti ka-timing kang puli. Ipagpatuloy po ninyo uli. Okay. Hindi po. Yung pong sinasabi niya na marahe daw Diyos, maraming Panginoon, ang sinasabi ko po rito ng Diyos, yung makapangyarihan sa lahat, isa lang po yun. Isa lang yun. Okay. Yun. So, dinakuha nyo ngayon, yung sinasabi kong isang makapangyarihan Diyos, yun ay si Jesu Cristo. Yung pangalan niya. Napatunayan ko po sa mga talata. Ayaw naman ninyong paniwalaan. Wala po akong magagawa. Meron po po. Ayan po naman, may idadagdag pa po ba kayo? Meron pa ho, sige po, ipagpatuloy po ninyo ulit. Marami po siyang talagang baon. Pagpasensyaan po natin. Dito po sa Juan 17:3, na ikaw at ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos. Isa lang po. Sa makatuwid bagay ang iyong sinugo. Mali. Ay, mali. Ulitin ko po. Ulitin ko po. At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay, at siyang iyong sinugo sa makatbagay si Yesu Cristo. Ano po mali doon? Wala pong mali doon. Yung word of Jesus Christ, that is the true name of God. And what the 1 John 5:20 says, and this is the eternal life, Jesus is a name of the Father. So, sa sandaling pong ito, kahit na paubos na po yung oras ko, alam ko na hindi ko po kayo mapapaniwala, pero in-expose ko lang po sa lahat ng manonood. 6 minutes pa. Okay, sandali. Sandali lang po, mag-iwan lang po ako ng message kasi huling... Ah, sige, sige. Ibigyan natin, ibigyan natin. Hindi naman para sa inyo eh. Hindi para sa inyo, doon pa sa ibang nakikinig. Ayan po, ibigay po natin ng kanyang message para daw po sa inyong lahat. Hindi, hindi nga, ayaw nga nilang tanggapin. Okay, ipagpatuloy po ninyo. Okay. Sa Biblia po, nasasad po na ang Panginoong Jesucristo, yung pangalan niya ang pinakamakapangyarihan dito. Sa pamamagitan ng pangalan niya, lahat ng dila magsasabi na siya ang Panginoon. Ang Panginoon sa Old Testament at ang Panginoon sa New Testament ay isa. Hindi po pwede maging dalawa yun. Sapagkat ang Panginoon sa lumang tipan ay inihuhula sa bagong tipan. Kaya sa mga sandaling ito, yung pangalan ng Jesucristo, yan po ang ipinahayag sa bagong tipan at sinampalatayaan ng sanlibutan. Na doon nga sa 1 Timoteo 3:16, at dakila ang hiwaga ng kanyang kabanalan, yaong nahayag sa laman, pinagpagimbanan sa Espiritu. Nakita ng mga anghel, ipinangaral sa sanlibutan. Yun po yung nahayag, yung ipinangaral. Sino po yun? Hindi, the name Jesus Christ. At tinanggap sa kahitaasan ng kaluwalhatian. Okay, po, tapos na po. Salamat po, marami. Ibigay na po natin sa ating kapatid na si Brother Eli Soriano. You are now under cross, kapatid. Pwede na ako mag-umpisa, kapatid? Tuloy na po natin. Ang tanong ko sa iyo, kapatid, binasa mo yung Isaiah 9:6 at nakalagay doon, ang pamamahala ay maaatang sa kanyang balikat. Tapos sinundan mo nung salita na kaya ang lahat ng pamamahala ka mo ay nakaatang na kay Kristo. Wala nang
walang nasa Ama na hindi na inilagay sa kanya lahat. Sabi mo, no? Hindi, sabi mo kanina, ito, verbatim sinabi mo eh. Sabi, lahat ng pamamaala, iniatang na sa kanya. Tinatanggap mo ba uli yun? Ang sabi ko po ganito, lahat ng pamamahala ay naatang sa kanyang balikat. Oo, yun. Po. Kaya lahat ng pamamahala nasa kanya na. Yun ang paliwanag mo eh. Sinundan mo, lahat ng pamamahala nasa kanya na. Inaamin mo ba o hindi? Oo. Ayan. Tanong. Kung mabasa ko bang hindi lahat ay nasa kanya, tatanggapin mo, mali yung sinabi mo. Ganito po, papatunayan ko naman po na tama. Pwede po ba yun? Kung mabasa ko, wala. You are under cross now. You're under cross. Be a gentleman. Alam mo, kahit ano pa pagkatao natin, kahit lalaki, kahit babae, we can always be gentleman. Ano, di ba? Yung maginoo. Eh, tinan mo si Maria, como siya ay maginoo, tinawag siya abaginoong Maria. Kita mo? Di ba? Kailangan maginoo tayo. Ngayon, ganito. Sabi mo, lahat ng pamamahala iniatang na sa kanyang balikat. Tapos pinaliwanagan mo, lahat ng pamamahala nasa kanya na. Yun ang sabi mo. At yan, pwede nating i-rewind yan kung i-deny mo. Ang tanong ko sa iyo uli, kung mabasa ko ba na mayroong wala kay Kristo, tatanggapin mo, mali ang sinabi mo. Sagot po, tinatanong yes, ko tayo. Yes. Tatanggapin mo, mali. Kasi, kaya ko naman po nasabi, sabi ng Biblia, lahat eh. Hindi, lahat hindi general. Doon ba sa 9:6, nakalagay ba lahat? Lahat to. Babasahin ko, ha? Ay, hindi ho. Babasahin ko, ha? Teka, pababasa mo. Sige, pakibasa niyo po. Sapagkat, sa atin ay ipinanganak ang isang bata. Sa atin ay ibinigay ang isang anak na lalaki. At, ang pamamahala ay maaatang sa kanyang balikat. Yun. Meron ba lahat doon? Yes, wala. Ang isabi doon... Kaya tinatanong ko sa'yo, doon ba sa Isaiah 26 na binasa mo, na pinaliwanagan mo lahat, may lahat ba roon? Hindi kasi, tignan niyo po yung talata, pakiulit lang po, pagbigyan niyo ako. At ang pamamahala ay maaatang sa kanyang balikat. Anong klaseng pamamahala? Ano? Siyempre general yon. Ganun ba? Talong, kung yan ang understanding mo, tinatanong kita, kung mabasa ko na may hindi nakaatang sa kanya, tatanggapin mo, mali ka. Mali ko ako. Ha? Mali ako. Ka. O, sige, babasahin ko. Doon lang po sa talatang yun. Tignan nyo, ha? Hindi naman po lahat ng sinabi ko. Sabi ng Biblia ganito, sa 24 ng Mateo, patandaan nyo po ang talata, 24 at 36. Ito, sabi ni Jesus, ngunit tungkol sa araw at oras na yaon, walang makakaalam, kahit ang mga anghel sa langit, kahit ang anak, kundi ang Ama lamang. Okay. Ang sabi nito, ang sabi, hindi pa po tapos, may kasunod pa. Ang sabi nito, yun na ikang oras at araw ng pagpabalik niya, no? Walang makakaalam noon, sabi niya. Kahit ang mga anghel sa langit, kahit ang anak, sino ba anak? Siya. Kundi ang Ama lamang. Bakit ang Ama lang? Mr. Suriano, pakibasa niyo po sa English lang. Sandali lang kapatid. Papaliwanag. Sabi ko sa'yo, papaliwanag ko eh. Para makita ng taong malike. Ito ha. At palibhasa'y tinanong siya ng mga alagad. Ang sabi nila, nang sila'y nagkakatipo na nagsasabi, Panginoon, isosoli mo baga ang kaharian sa Israel sa panahong ito? Ang sabi, dali, wag kang maingay kapatid. Pakinggan mo. Makinig ka muna eh, pinapaliwanag kung mali ka, ayaw mong matuto yata eh. Hindi ho. Alam mo, hindi mo matututunan ito doon sa puno mo. Pinababasa sa akin mo lang matututunan ito. Hindi ho, ganito ho. Ganito, Mr. Soriano. Pakinggan mo muna, tapusin mo ako. Patapusin mo ako. Pumayag kang ipakita ko, tapos ang gulo-gulo mo eh. Sige. Ang gulo-gulo mo eh. Pumayag ka kanina na ipakikita kong mali ka eh. Ito, sabi ni Jesus, yung oras at araw ng kanyang pagparito, walang makakaalam nun.
kahit mga anghel sa langit, kahit ang anak siya, kundi ang ama lang. Bakit? Sabi ni Jesus dito, tinanong nga siya ng mga alagad na nagsasabi, Panginoon, isosoli mo ba ang kaharian sa Israel sa panahong ito? Sinabi niya sa kanila, hindi ukol sa inyo ang pagkaalam ng mga panahon o ng mga bahagi ng panahon na itinakda ng Ama sa kanyang sariling kapamahalaan. Kita nyo? Yung pamamahala ng panahon, sarili ng Ama yon. Miski si Kristo, hindi niya pinakikialaman yon. Ang katunayan, miski siya, hindi niya alam kung kailan siya bababa rito. Yung oras at araw. O sige, sirain mo yung sitas na yan. Mr. Soriano, pwede po pang favor, pakibasa nyo lang po sa English. Alin, yung alin. Sinasabi pong anak dyan, hindi po si Kristo. Sa English po. Alin, alin. English translation. Sa alin. Matthew 24:36, sa English translation. Hindi si Kristo? Hindi si Kristo? Po, tignan nyo po. Hindi si Kristo? Sige po, tignan sa English po. Basahin natin, basahin natin. Sa English. I will read for you... sige po. I will read for you 26 translations of the English Bible. Ito po, bali lumalabas na parang showdown na ang dating na ito, eh, no? Oo nga, showdown ngayon na. Ngayon po, lahat ng tatanong nyo, sasagutin ni brother. Lahat naman ang tatanungin ni brother, sasagutin nyo. Pag hindi nyo nasagot, aminado na kayo. Okay? Pag nasagot naman ni brother, okay, siya ang nanalo. Okay? Umpisaan na po natin. Sige. So may King James po, Mr. Soriano, ha? Sa King James translation po. Babasahin ko. Oho. But, as to that day and hour, knoweth no man. Yun. Not even the angels of heaven. Yun. Neither the Son, but the Father only. Amen? Mr. Soriano, magkaiba tayo ng Biblia. Tignan niyo po. Alam mo, kapatid. Teka muna. Talaga mo, kapatid. Huwag kang mag... Ito po sabi po sa English, sa King James po. Huwag kang hahatol na mali hindi. Ang aking Biblia. Tignan niyo po. Hindi. Ang sabi po ito, eh. Teka muna, teka muna. Teka muna. Magkaintindihan muna tayo. Kaya ako po ang ibig mo ba sabihin, ang official na paniniwala mo, ang King James Version? Eh, hindi naman po sa ganun. Oh, dito ang ginagamit mo. Natin. Bakit mo ano? Teka muna. Ang ginagamit po natin dito mula pa sa pasimula, puro King James na. Sino nagsabi sa'yo? Hindi ako, puro King James ang ginagamit. Ikaw ang gumagamit niyan. Ako hindi. Ang ginagamit ko, lahat ng Bibliang mga matatandang salin. Yun ang ginagamit ko. Ha? Okay. Kaya hindi mo nakita, oh. 26 translation of the English scriptures. Sandali po, Mr. Soriano. Kunti mo, ha? Kaya, para sabihin mo sa akin, ha? Ako, eh, dadalhin mo ko sa King James. Unfair. Ang usapan natin, patutunayan mo, yung iyong paksa ayon sa Biblia. Hindi sinabing ayon sa King James version ng sige Biblia. Sige po, pwede ko pong basahin. Mr. Soriano. Yung babasahin mo nga, mali eh. Oh, paano na yan? Oh. Oh, paano kaya? Sino ngayon ang tama? Ganito po. Ganito po. Oh. Paano kayo bakit ako hindi makakatiyak na mali ang binabasa? Babasahin abay. Mo. Mr. Moderator, hinto niyo yung oras ha dahil okay, kaya ang oras ko. Bato, paano ako hindi makakatiyak na mali yung babasahin mo? Bakit kung magbasa kayo talagang minamali mo. Ay, hindi o. Oh, kahit isa rito, kahit yung nakagreen ang bumasa. O, tinan mo ha. Bibigyan kita ng halimbawa. Sabi mo kanina, ipinahayag ko ang iyong pangalan na ibinigay mo sa akin. Wala naman sa Biblia yun. Inilista ko, nung siya'y nakatayo na after my cross, ipinahayag ko yung pangalan na ibinigay mo sa akin. Wala naman ganun sa Biblia, minamali mo eh. Ipinahayag ko ang iyong pangalan sa mga taong ibinigay mo sa akin. Hindi ho. Yun ang nakasulat. Basahin niyo po ulit. Kanina, na-obserbahan ko talagang hindi sinasadya. Ho. Sandali. Sinasadya mo talagang magmali. No. O, tila mo ha. Hindi ho. Eto ha. Basahin niyo. Pakinggan mo na ito. Pakikita ko sa'yo, manood ka sa Lunes. Ipakikita ko sa'yo ang katakot-takot na kasinungalingang ginagawa mo. Yan sa tape na yan. Pakikita ko sa'yo. Sinasadya mong imali. Yan tuloy niyo ho. Nire-recite ko na kasi yung talata. Sabi sa 17:6, at ipinahayag ko ang iyong pangalan
sa mga taong ibinigay mo sa akin dito sa Sandibutan. Sila'y sa'yo at sila'y ibinigay mo sa akin at kanilang tinupad ang iyong mga salita. Yun ang 17 sa'yo. Ang tanong ko po ganito, paano nung ipapaliwanag na meron palang ibinigay sa kanyang pangalan? Tao binigay dyan eh. Babasahin ko pa, no? Hindi, tao binigay dyan, hindi pangalan. Hindi ho. Hindi, ulitin natin. Kasi, na, tuloy kasi, niyo ho. Nire-recite ko na kasi yung talata. Yan. Sabi sa 17:6, at ipinahayag ko ang iyong pangalan sa mga taong ibinigay mo sa akin dito sa Sandibutan. Sila'y sa'yo at sila'y ibinigay mo sa akin at kanilang tinupad ang iyong mga salita. Yun ang 17:6. Ang tanong ko po ganito, paano nung ipapaliwanag na meron palang ibinigay sa kanyang pangalan? Babasahin ko pa, no? Hindi, tao binigay dyan, hindi pangalan. Hindi ho. Paano nung ipapaliwanag na meron palang ibinigay sa kanyang pangalan? Tao binigay dyan. Babasahin ko pa, no? Hindi, tao binigay dyan, hindi pangalan. Hindi ho. Dito po sa Juan 17:3. Na ikaw at ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos. Isa lang po. Sa makatuwid bagay ang iyong sinugo. Mali. Dito po sa Juan 17:3. Na ikaw at ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos. Isa lang po. Sa makatuwid bagay ang iyong sinugo. Mali. Sinasadya mong imali. Akala ko kanina tinanggap mo talaga nagkamali ka lang, pero nung tumayo ka uli, sinasadya mong imali. Sabi mo, eto, verbatim, sinulat ko, ipinahayag ko ang pangalang ibinigay mo sa akin. Biro mo, ang nakasulat sa 17:6, ipinahayag ko ang iyong pangalan sa mga tao. No, hindi po yan. Pakibasa niyo po. Basahin niyo po mabuti. Diba tinututulan mo yung sinabi ko? Hindi o, yung sige, tapos na diskusyon pag nabasa mo. Tapos na. Talo na ako, sige, pag nabasa mo yan. Sige, ganito, ano, Mr. Moderator, pwede ba kayong bumasa? Okay. Pwede kayong bumasa? Tapos na ang diskusyon pag nabasa mo yan. Sige po, masahin nyo. Sige, pakibasa nyo. Ulitin po muna yung binasa ninyo, yung sinasabi ninyo. 17:6, pakibasa. 17:6. Ito po, pakibasa nyo. Anong tala, ano yun? Yung pong sinabi ninyo. Ang 17:6. Sige. Ang sinabi na ganito, ipinahayag ko sa mga tao ang pangalang Anak, eh, one. Pakiulit nyo nga po. Yung sinabi ninyo, Mr. Soriano. Babasahin muna natin. Basahin na lang natin, Mr. Moderator. Bago nyo po basahin, pakiulit yung sinabi ninyo. Tapos na. Tapos na ang diskusyon. Basahin na. Babasahin na lang natin. Para sa lahat. Basahin na. Sinasadya mong imali. Sinasadya mo. Talagang garapal ka. Okay. Nakakagalit ka. Pabasa na lang natin sa moderator. Pabasa na lang natin. Na natin para po sa kalinawan ng buong kabayanan. Ito po, nakasulat sa 1:17:6. Ipinahayag ko ang iyong pangalan sa mga tao na ibinigay mo sa akin mula sa sanglibutan. O, nakita nyo? Sila'y iyo. Nakita nyo? At sila'y ibinigay mo sa akin. O, tama. Di, minamali mo talaga. At inupad nila ang iyong salita. Paano nyo nga ipapaliwanag na meron palang ibinigay sa kanyang pangalan? Tao binigay dyan. Babasahin ko pa, no? Hindi, tao binigay dyan, hindi pangalan. Hindi ho. Ipinahayag ko ang iyong pangalan sa mga tao na ibinigay mo sa akin mula sa sanglibutan. Paano nyo nga ipapaliwanag na meron palang ibinigay sa kanyang pangalan? Babasahin ko pa, no? Hindi, tao binigay dyan, hindi pangalan. Hindi ho. Ipinahayag ko ang iyong pangalan sa mga tao na ibinigay mo sa akin mula sa sanglibutan. O, nakita nyo? Sila'y iyo. Nakita nyo? At sila'y ibinigay mo sa akin. O, tama. Di, minamali mo talaga. At inupad nila ang iyong salita. Ayan po ang nakasulat. Lala, mandaraya talaga itong taon to. Hindi pa, Mr. Soriano. Ah, mandaraya ka talaga eh. Ayan na, nakasulat po. Yung pangalan. Mandaraya ka talaga, oh. Ayan, oh. Ang ibinigay ba dyan, yung pangalan o yung tao?
Yung mga tao. O, tao, binigay dyan. Maliwanag po sa pagkakabasa. Mr. Moderator, ano ang binigay? Pangalan o tao? Ang tao po, maliwanag po. Hindi yung pangalan. Hindi po ang pangalan. O, kita nyo, dinadaya mo tao. Mali yan, mali ang ugali mo na yan, Brad. Marami kang dadalin sa impyerno sa ginagawa mo sa Biblia. Marami kang dadalin. Pagpakiusap ko, wag mo akong isama doon sa gusto mong lokohin dahil hindi mo ako maluloko. Hanggang buhay ako, hindi ka uubra, tandaan mo. Panalangin mong mamatay na ako. Brad, ayan na, nabasa naman yung moderator na nagbasa. Para patunayan ko sa inyo, Mr. Moderator, eto pa. Kailangan, for the sake of justice. Sabi niya, sa Biblia niya raw, kaya niya binasang pinakadakilang Diyos kasi nagkadikit daw yung NG dun sa dakila. Mr. Moderator, pwede ba pakitignan mo kung nagkadikit nga? Tingnan natin. Opo, sige po. Kung nakalagay nga na nalapit yung NG. Kung nalapit yung NG, pakitignan nga ng camera ito. Okay, Mr. Biblia Soriano. Niya, Biblia niya. Babasahin po natin sa 2:9. Filipos 2:9. Kaya siya naman ay pinakadakila ng Diyos. Yung bang na, oh, yung bang nang makadikit ba yung pinakadakila sa kanila? O tirin nyo, yan napakasinungaling talaga nito. Hindi po, ganito po, kahit kayo po lumapit sa Biblia ko, lapitan nyo po, tignan nyo po, itignan nyo lang po kung bakit nyo po nasabing nagkamali ako ng basa. Kasi yung NG napalapit po dun sa ano. Eh dahil sa sobrang kaguluhan po natin, ganito po, kahit kayo po lumapit sa Biblia ko, lapitan nyo po, tignan nyo po, itignan nyo lang po kung bakit nyo po nasabing nagkamali ako ng basa. Kasi yung NG napalapit po dun sa ano. Kaya siya naman ay pinakadakilang Diyos. Kaya siya naman ay pinakadakilang Diyos. 2:9. Filipos 2:9. Kaya siya naman ay pinakadakila ng Diyos. Yung bang na, oh, yung bang nang makadikit ba yung pinakadakila sa kanila? O tirin nyo, di napakasinungaling talaga ito. Mister, sinungaling. Hindi magkahiwalay. Malaking kasinungalingan yan. Malayo. Ah, kahiya ka. Ganito po ang sinabi ko kanina kahit kahiya iparol ka. Dala-dala mo ang Biblia, hindi ka natatakot sa Diyos. Ibalibag mo na lang yung Biblia mo. Wala ka respeto sa Diyos niyan. Hindi, mali okay, yan. Hindi. Kanina mahat, pinagbigyan lang po kita. Pinagbigyan lang kita kanina, ayaw kitang hiyain. Pero natiyak ko. Talagang manluloko itong taong ito. Mr. Soriano! Ah, manluloko ka talaga! Manluloko ka talaga! Biro mo, ililigaw mong tao! Ah, manluloko ka! Masama yan, kapatid! Sabi ko na sa'yo, ang pinag-uusapan dito, kaluluwa! Kaluluwa ang pinag-uusapan dito! Mali ang ginagawa mo na yan! Wala ka respeto sa Diyos, wala ka pa respeto sa sarili mo. Malayo, malayo. Kasi sinungaling mo. Mali. Kahit abakada, makikita to eh. Oo. Sana matakot ka sa Diyos, sana magsisi ka sa ginagawa mo na yan, kapatid. Magsisi ka na yan. Mga kababayan, hindi lang ngayon nyo ako maririnig, maaaring bukas kung buhay pa ako maririnig nyo ako. Sana maunawaan nyo kung bakit nagagalit ako sa mga tarantadong pastor sa panahong ito. Sana maunawaan nyo, may mga manluloko sa Pilipinas, maraming manluloko. Kaya siya naman ay pinakadakilang Diyos. Kaya siya naman ay pinakadakilang Diyos. Kumapit sa Biblia ko. Lapitan nyo po, tignan nyo po. Itignan nyo lang po kung bakit nyo po nasabing nagkamali ako ng basa. Kasi yung NG napalapit po dun sa ano. Lapitan nyo po, tignan nyo po. Itignan nyo lang po kung bakit nyo po nasabing nagkamali ako ng basa.
Kasi yung NG napalapit po dun sa ano. Paano nyo nga ipapaliwanag na eh, meron palang ibinigay sa kanyang pangalan? Tao binigay dyan eh. Mabasahin ko pa, no? Hindi, tao binigay dyan, hindi pangalan. Hindi ho. Paano nyo nga ipapaliwanag na eh, meron palang ibinigay sa kanyang pangalan? Tao binigay dyan eh. Mabasahin ko pa, no? Hindi, tao binigay dyan, hindi pangalan. Hindi ho. Na ikaw at ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos. Isa lang po. Sa makatuwid bagay ang iyong sinugo. Mali. Na ikaw at ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos. Isa lang po. Sa makatuwid bagay ang iyong sinugo. Mali. Sana maunawaan nyo! Hey, mga manluloko! Sa Pilipinas, maraming manluloko! Manluloko! Magandang gabi po. Sa tema po ng ating pag-uusap, sa mga tweet po, sa inyo mga kagalakan, na nalaman na natin kung sino nagsasabi ng totoo at sino nagsisinungaling. Tapos na po ang ating diskusyon. Mabuhay po si Brother Eli! Po ako, hindi baling mamatay ako, mabuhay lang kayong lahat. Maligtas lang kayo. Siguro, kung kayo lang po'y naunawaan nyo ako, hindi kayo magagalit at takihin ko mga manluloko sa Pilipinas. Naunawaan nyo lang ako. Maraming salamat po. Pagpalain kayo ng Diyos. Magandang gabi po sa inyo lahat.